Alright, so i-prepare nyo na po. Ayan! We're live! Na-live pa lang pala. Okay. Sa ano rin, no? Sa YouTube rin, no? Mr. Technical, naka-live din tayo. Tama ba? Message mo naman ako kung tama ako. Ayan! So may nag-text. Shoutout daw kay Kuya Bri, nagpapagaling. Magaling ka. Ingat. God bless. Kuya Bri. Ah, okay. Magaling kang mabuti, Kuya Bri. Para ikaw na daw yung mag-technical, sabi ni Master JP. Alright. Ayan, so live na po tayo. I-share nyo na rin po sa mga timeline. Timeline ninyo, sa mga downline ninyo. Yung link ng live natin sa mga GC nyo na hindi makapasok na sa loob ng Zoom kasi 1,000 na po tayo. Eh, hanggang 1,000 lang po ito. I-send nyo na po, i-share nyo na rin sa timeline. And syempre, i-follow nyo na po yung page natin sa mga hindi pa naka-follow dyan. Ayan, i-like at i-follow nyo na po yung page natin, Ultimate Ego International Page. Sino ba yung mga naka-ano na dyan, naka-follow na? Heart-heart naman dyan yung mga naka-follow na. Like. Heart-heart. Yung mga hindi naka-heart, sabihin, hindi pa naka-follow yan. Heart-heart. Yan. Ayun, si partner Carmen. Naka-ano na, Carmela pala, Carmela. Naka-heart. Yan, si partner Rico. Christopher, naka-heart. Yan, naka-follow na. Okay. Hi! Shout out kay partner Gwen. Hi! Hello, Beshi. Kamusta ka dyan? Alright! So, excited na po ako. Excited na ba kayo? Kasi, ayan, papakilala ko na po yung ating speaker ngayon. Alright? Excited na ba? Comment naman kayo dyan ng I'm excited! Comment, I'm excited! At magsisimula na po tayo. Comment, I'm excited. Yan. Dapat i-ano mo yan, i-spam mo yan. Ayan yung i-spam mo. Comment, I'm excited. Yan. Para makita natin na aware at active talaga sila. Diba? Hindi sila mentally absent. Diba? May iba kasi nandito lang sa loob ng Zoom pero mentally absent. Okay. Comment, I'm excited kung ikaw ay present. Comment, I'm excited. Mamaya na natin yung shout out. Mamaya na yun. Okay? Comment, I'm excited. Ayan, ang dami na nag-comment. Okay. Ayan, so since excited na po ang lahat, papakilala ko na po yung ating speaker ngayon. But before that, syempre, meron muna tayong house rule. Okay? So pwede pakihinaan yung ano, yung music natin, yan, Master Technical. Para marinig nila yung ating house rule. Ayan, excited na sila. Okay, syempre unang-una, sabi ko nga kanina, mag-prepare ka ng notebook. Kasi itong magta-topic ngayon, bukod sa gwapo, diba? Mamaya ako na sabihin ko anong background. Okay, kailangan meron kang notebook dyan, may ballpen dyan, lapis, basta panulat. Okay, dapat naka-prepare yan dyan kasi hindi po biro yung mga itotok ng speaker natin. Napakadami po niyang wisdom. Kaya kailangan natin take notes natin yan para mamaya, makalimutan mo man, at least meron kang notes. Tama ba? Meron kang notes. Okay? So ngayon, kumuha ka na kung wala ka pa dyan sa tabi mo na notebook tsaka ballpen, kumuha ka na ngayon na. Okay? Kasi papakilala ko na po yung speaker natin. Alright? At the same time, dapat naka-focus ka. Huwag lang dun sa kapugian niya. Pagwapuhan niya. Kamachuhan na. Ayan, lahat na. Alright? Huwag ka po dun mag-focus. Mag-focus ka po sa itatopic niya kasi napakaganda po ng topic niya ngayon. Okay, nakita niyo ba yung poster natin? Diba? Gawa po yun ng ating artist. Yan, si Master JP. Okay, so focus ka. Sabihin mo sa katabi mo, mamaya mo na ako daldalin. Sabihin mo ngayon, dali. Sabihin mo.
Mamaya mo na ako daldalin. Huwag mo naman batukan. Grabe naman ito. Nakita ko binatukan. Huwag naman. Sabi, tapikin mo lang. Oh. Mamaya mo na ako daldalin kasi magpo-focus ako. Ayan. Sabihin mo lang sarili mo kung mag-isa ka, wala kang katabi. Focus ka self. Mag-focus ka sa topic. Kasi baka ito na lang yung kulang. Ito na lang kailangan mong marinig para yung grupo mo bumulusok. Oh, di ba? Okay? And syempre, last, dapat nakasmile ka. Tingin nga ng smile. Smile. Yan, para nakaka-attract tayo. Grabe naman yung smile. Para, ba't kasama yung mata? Umikot yung mata nung nag-smile. Ano yun? Ayan, smile. Alright. Dapat ganyan na hanggang sa dulo. Ah, nakasmile lang. Okay, okay. Ang ganda ng smile ni partner Roselle. Alright. Okay. So, since naka-house rule na tayo, papakilala ko na po ngayon yung ating speaker. Alright? Grabe guys, kasi itong taong to, idol ko po ito. Dati po siyang teacher. O diba? Sabihin, magaling tong magturo. Kaya kailangan makikinig ka sa turo nito. Alright? Kasi, alam ko, ito lang naman din yung minaster niya kung bakit ngayon yung grupo niya sobrang laki. Tama? Yung income niya sobrang laki. Okay? Kaya dapat makikinig kang mabuti. Sabi ko nga, guwapo to, kaya huwag kang mag-focus sa mukha niya. Mag-focus ka doon sa itatopic niya. Alright? So, Millionaire Circle, Global Ambassador, at malapit na rin po niyang ilabas yung kanyang sasakyan. Okay, UEI Top Elite. Alright? So, di ko na papatagalin. Alam kong sobrang excited ng lahat. Let us all welcome upline Emmanuel Bandola. Grabe no, hindi lang mayaman, napakabata, napakaganda, grabe, ayan, lubos-lubosin na natin. Ayan, okay lang ba kung malinaw tayo dyan sa lahat ng mga nanonood sa Zoom and sa live? Ayan, paki-comment yan kung malinaw, sabihin mo, payaman ako. Ayan, sabihin mo, payaman ako. Ayan, oh, madami. Ayan, shoutout sa lahat ng mga partners natin dyan sa iba't ibang Pilipinas. Sabi nga, iba't ibang Pilipinas, diba? So, good morning sa lahat. And syempre, nandito tayo ngayon para umattend ng training. So, ayan. Guwapo ba ako sa inyong harapan? Yes. Saan kayo magagawa? Syempre, ako may hawak ng mic eh. Ayan, sa lahat ng mga nandito ngayon na nanonood, itong topic natin ngayon, bago natin simulan, okay lang ba para magkaroon tayo ng connection, at least magnako sa inyo ng konting background. Okay lang ba? Ayan, sabihin mo dyan, yes! Ayan. Yes. Ang dami, yes. Dapat yes para payaman, di ba? Ayan. So, my name is Emmanuel Bandola at ako po ay taga Bicol. Sino mga Oragon dyan? Mga Oragon, taas ang kamay. Yun o. Oh. Ayan, Oragon. Grabe. Ayan, by the way, dati po akong college professor and naging manager. And syempre, bakit nga ba napunta ako dito sa empowered consumerism, no? Ayan, dahil po yan sa kidnap. Ayan, alam niyo ba yung kidnap? Sino kakaalam? Sino nakakaalam yung sinako ka? Tapos pagdating sa office, tinakta ka. Di ba? Ganun po yung ginawa sa akin ng kapatid ko dito. Kasi nagbakasyon lang ako dito sa Maynila. And syempre, alam mo naman, pag mga taga-bundok, di ba? Walang kaalam-alam pagdating dito sa Maynila. So ang ginawa sa akin ng kapatid ko, sabi niya, Brad, ipapasyal kita. Sabi ko, saan tayo mamamasyal? Sabi ko, sa ako bahala. Ayan, ang ginawa niya sa akin, guys. Grabe, sabi ko, grabe, makakapasyal ako. Tapos alam niyo kung saan ako dinala. Ayan, huminto. Ortigas Station. Wow! Tapos sabay pasok kami sa Robinson's Galleria. Diba? Sabi ko, Brad, ba't lalabas ulit tayo? Diba, pumasok na kami sa Robinson's Galleria. Ngayon, lumabas ulit kami. Grabe, power pala. Kasi ang sa likod pala nun, office ng empowered consumerism. Alam niyo ba guys, wala akong nagawa.
Kasi pag akyat namin ng 7th floor, pasok po ako sa seminar room. Ayan. Pagpasok sa akin sa seminar room, wala na nang magawa. Sabi ko, Brad, anong, bakit ang dami nito? Ba't ang daming tao? Bakit nagsisigawan? Power! Ayan. Okay lang ba sa lahat ng mga nandyan? Pag sinabi kong power, sabihin nyo, grabe! Ayan. Pag sinabi ko grabe, sabihin nyo, power! Alright. Ayan. Tingnan natin kung mga active talaga yung mga nanonood natin dyan. Ayan. Sabihin mo nga, pag sabi kong power! Oh, grabe. Oh, isa lang yung audience ko. Ayan. So narinig ko yung power, grabe, grabe. Sabi ko, ano ba tong napasukan mo, Brad? Sabi ko na eh, dadalhin mo ako sa M-Global na yan eh. Diba? Pero dahil sa, syempre, mahihiya ka kasi kapatid mo yung nagdala, o diba? Nakinig na lang ako. So ngayon, grabe talaga ang mga patama ng speaker. Sabi, sa lahat ang mga nakaparal, mga nakapag-aral dyan, grabe, nakaturo po sa akin. Sabi ko, nanahadya ba to? Tapos ang kasunod, alam niyo ang kasunod? Sabi na naman, ayan, sabi, kung ikaw, nakapag-aral ka, may profession ka, ibaba mo yung pride mo, ang turo na naman, sa akin na naman. Sabi ko, grabe na nanadya talaga itong speaker na to. Pero alam niyo ba guys, dahil doon sa speaker na yon, ayan, unti-unting nabuksan yung utak ko. Kasi bakit? Sabi kasi ng speaker, at that time, si Sir Ian Barcenas. Si Ian Barcenas po yung speaker. Aya, unti-unting nagbago yung pananaw ko noon habang nanonood ako ng echo, ng OPP, ayan, ng presentation. Kasi isa lang po yung narinig ko talaga na nagbago talaga sa pananaw ko about sa networking. Kasi sabi niya, kung ikaw may pinag-aralan ka, okay lang yan. Diba? Okay lang yan. Sabi, pero tingnan mo kung nagbabago yung buhay mo sa profession na ginagawa mo. So, hindi namin dinidisregard yung employment. Sabi niya. So, doon na-open yung mind ko na sabi ko, hindi naman pala to pera-pera lang. Ang dami palang may mga sense. Nasabi pa doon na kung ikaw, buhay pa yung magulang mo, di ba? Mas maganda gawin mo tong networking. Kasi bakit? Kasi dito sa networking, yung pagtatrabahoan mo ng 40 years, mo siyang gawin ng 4 years lang. Di ba? Sabi ko, paano kaya yun? Kinumpit ko yung ano ko, pag-uwi ko, kasi naano talaga ako eh. Kumbaga, parang na-power talaga ako sa mga narinig ko doon ng mga realization. Di ba? Pagbaba ko po ng third floor, dinaan ako ni upline ng kapatid ko, kumuha po ko agad package. Di ba? Palakpakan naman natin. Palakpakan natin. Yan, yung mga nanonood dyan. Di ba? Dahil nagustuhan ko yung presentation na bago yung mindset ko, nag-join po kaagad ako sa EC. Ayan, ginawa ko siya part-time, sineryoso ko, araw-araw, baliw na baliw ako sa negosyo natin. Inaral lang inaral ko, pinag-aralan ko yung 7 accounts, pinag-aralan ko yung 15 accounts, hanggang sa nag-7 accounts po kaagad ako. Guys, sa lahat ng mga nandito, nanonood, member ka man o hindi member, grabe po. Kapag naunawaan mo tong negosyo na to, talagang mauunawaan mo talaga kung bakit ang mga tao dito sigaw ng power! Grabe! Di ba? Kasi bakit napakaganda. Okay? So ginawa ko sa part-time and hanggang sa dumating sa point na wala na po akong gana magtrabaho. Ayan, sinubiro yung mga naka-experience sa pagtatrabaho. Taas ang kamay. Yung mga naka-experience sa magtrabaho ng maghapon. Ayan, maaga kang gigising. Maaga kang maliligo kahit ang lamig-lamig. Di ba, maaga kang magluluto. Di ba, minsan hindi ka naman kapagluto kasi rush hour na. Di ba, papasok ka sa trabaho. Minsan papagalitan ka pa ng boss mo. Di ba? So, nawalan ako ng gana sa ganun. Na lagi na lang araw-araw paulit-ulit yung ginagawa hanggang sa nag-decide ako sa iko grabe. Gagawin ko na tong part-time. Kasi bakit nung part-time po ako, seryoso ko talaga tong negosyo. Opo, nakakapagpa-join ako noon ng 7 accounts, 15 accounts, 3 accounts,
Ayan, palakpakan naman natin. Doing part-time. Ayan. Doing part-time po, nakakapagpa-pay-in sa kunang multiple accounts. Hanggang sa nag-full-time ako, nagulat na lang sina Doc Art. Sabi ni Doc Art, oh, bro, nandito ka? Ilang araw yung bakasyon mo? Sabi ko, apply, hindi na ako dito magbabakasyon. Dito na ako. Nag-rest na ako sa trabaho ko. Di ba? Sino dyan yung mga, ano, mga nakarelate na mga nawala ng gana sa magtatrabaho at nag-resign? At full-time yung EC. Ayan, okay lang ba? Taas ang kamay. Ayan. O kaya, type mo dyan, relate. Yun, no? Oh. Ako. Sino ba to? Si Gavin. Ayan, ang dami. Hindi ko mabasa lahat. Ayan, congratulations po. Kasi, bakit? Dito kasi, dito nagbago yung, dito nagbang mindset ko. Dito talaga nagbago unti-unti yung buhay ko. Guys, hanggang sa, ayan, nakasama tayo sa travel. Diba? Katulad ngayon, nagpabook naman kami ng ticket. And syempre, nagpabaksin kami kasi requirement sa Boracay. Ayan, shoutout sa ano sa lahat ng UEI. Ayan, magta-travel kami sa Boracay. Ayan. So gusto na next, sino ang gusto na susunod na na makakapag-travel? Ayan, taas ang paa. Ang paa. Ayan, so alright. So dahil dyan sa ginawa kong seryoso yung business, kape upline lang ako sa mentor ko. Ayan, shoutout sa AAA. Ayan, okay lang ba? Palapakan natin yung AAA. Si Upline Arnel Aspela. Ayan, si Upline Doc Arthur and Upline Adrian Vito. Ayan, yan po yung nag-mentor sa akin dito. Wala po akong ginawa, kundi kape upline lang. Ayan. So, lumaki yung grupo hanggang sa in less than 2 years na pag full-time ko dito, nakapag-launch po sa UEI ng Alliance. Yan po yung KGA. Ayan, Kingdom of Global Ambassadors. Kaway-kaway sa lahat. Ayan. At unti-unti pong lumaki yung mga full-timers. Ayan, ginawa ko lang talaga. Sunod ng sunod lang ako. Kung ano yung sistema na ginagawa ng UEI, ayan, sunod ng sunod lang. Kasi nasa tamang grupo, di ba? Ayan. So, by the way, ayan, sisimulan na natin. Simulan na natin yung ating Neko. Ayan, are you ready? Kung ready ka na, syempre, i-type mo dyan, I'm ready. Alright. Yun, no? Ready. So, ano nga ba yung Neko? Guys, yung Neko, ito yung training kung saan, syempre, di ba, halimbawa, ikaw magiging sundalo ka, di ba? Kailangan, pag sinaba ka sa labanan, kailangan may bala ka, di ba? So ito yung tinatawag natin na bala o training, di ba? Ito yung malupit na training na kung saan pagka umatin ka dito sa Neko, pag umatin ka dito, malalaman mo dito ano nga ba ang rason, bakit ginagawa mo to, bakit nandito ka, di ba? Paano mo gagawin? Ano ang gagawin mo kapag ka nasa totoong laban ka na sa labas ng networking, di ba? Kasi madali lang naman mag-start, di ba? Madali mag-start sa business natin. So, lahat ng mga naging successful dito, kaya naging successful, binago na yung utak, di ba? Binago yung utak. Baga, yung utak natin na dati na asal tambay, asal empleyado, di ba? Asal mahirap, di ba? So, binago lang talaga. Ayan. Dahil yan dito sa mga training sa to, actually, nagpapasalamat talaga ako sa training na to na Neko. Kasi ito talaga po yung talagang nagpalakas ng loob sa akin, nagbago ng mind ko. Talagang itong training talaga yun. Kasi yung alaman yung mga background ng mga nando. And comment mo, ano background mo? Ano pinanggalingan mo? Ikaw ba tambay? Dati ka bang tricycle driver? And dati kang artista? Ayan. O sige nga, i-comment mo nga. Yun, dating estudyante. Ayan. Alright. Kasi, kumapak, diba, natanong mo ba yung sa sarili mo?
pumasok ka sa empowered consumerism, bakit ka nag-networking? Diba? Ano yung mga magiging rason natin? Ano ba yung mga pinakamagandang dahilan bakit kailangan natin seryosohin yung ganitong negosyo? Kasi minsan natatanong natin yan. Kaya yung iba nahihirapan because of your mindset about networking. Bakit nga ba networking yung kailangan mong pasukin? Bakit networking yung kailangan mong i-career? Diba? Natanong mo na ba yun? Bakit nandito ka? Bakit nandito ka? Bakit ginagawa mo to? So guys, napakaganda kasi ng networking. Bakit? Kumbaga, itong pinasok natin na negosyo, yung gagawin mo sa labas ng 40 years, pwede ng 4 years lang. Diba? So paano natin gagawin yun? Paano mangyayari yun? Kasi kinumpute ano, yung sahod ko kasi dati, kinumpute ko ng, ang sahod ko 18,000 per month nung nagtatrabaho ako. So, pag tinimes mo siya sa 12, inaabot lang siya ng nasa 216,000 a year. So, samantalang dito guys, yung 216,000 na isang buong taon mo na pinagtrabahoan, pwede mo kitain dito ng 1 month. Diba? So, yun yung naging hilang ko. Oo nga, sabi ko, grabe. Ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho. Pero ang ipon, di ba? Napansin nyo ba yun? Kaya yun yung naging why ko eh. Sabi ko, ito yung dahilan bakit gagawin ko to. Kasi dito pala, yung 100,000, yung 200,000, pwede kong kitain sa isang, sabihin yung 500,000, 1 million per month. Di ba? So gusto nyo ba na, ano, na yumaman? Sino gusto yumaman? Taas ang kamay! Gusto yumaman! Ayan, gusto yumaman, taas ang kamay. Grabe, ang dami, no? Ay kung gusto mo yumaman, kailangan makonvince mo yung sarili mo. 'Di ba? Kailangan makonvince mo yung sarili mo na payaman ka, nayayaman ka. 'Di ba? So, gusto niyo ba makonvince? Ayan. Okay lang ba lahat tayong mag-type ka din and i-voice out mo, sabihin tayo. Sabihin mo, I am now earning 1 million per month. I am now earning 1 million per month. Ayan, sabihin nyo, sabay-sabay tayo, guys. Sabay-sabay, sabihin mo. I am now earning 1 million per month. 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 Diba? Alam. Na-convince mo ba yung sarili mo? Dapat kasi dito, ma-convince mo siya. Walang pag-aalinlangan, guys. Walang 50-50. Diba? Diba sabi dyan, tanggalin mo yung duda, diba? Kasi pag ikaw, may duda ka dito, mahihirapan ka. Diba, ano ang mga duda natin dito? Kasi diba gusto natin yung maman? Eh, baka upline kasi baka hindi ko kayanin eh. Baka masaya na yung oras ko dyan. Eh bakit? Eh kasi ganito, 'di ba? Ang dami mong kasi-kasi, ang dami mong duda, okay lang ba na yung duda mo, yung plan mo? 'Di ba? Kasi hindi na kayo makakatulong eh. Ang dami nang yumaman. Ang dami nang nagka-kotse. Ang dami nang nakita natin na success stories. Tingin ka pa ba magdududa? Guys, naiintindihan ka namin kung bakit ka. Bakit ka nagdududa, 'di ba? Ang duda kasi ano yan eh? Natural lang yan sa tao. Yung duda kasi natin, yun yung feeling natin kapag nakakita tayo ng isang bagay na hindi pa natin na-try. Diba? Nagdududa tayo kung kaya ba natin. Guys, huwag ka na magduda. Paano mo malalaman kung yung adobo maat o masarap kung hindi mo titikman? Diba? Paano mo malalaman kung yung apoy mainit, kung hindi mo hahawakan, di ba? Di ba? Huwag kang matakot mag-try. Try and try lang, ha? Kung hindi nag-try yung nanay at tatay mo, wala ka dito. Tama ba? Kung hindi nag-try, di ba? Ano kaya ang feeling na, di ba? Ano kaya ang feeling ng nanay mo? Ng tatay mo, ano kaya ang feeling? Try natin. Di ba? Tapos nagkaroon na ng tantantining,
O, di ba? O, nabuo ka. Di ba, what if hindi nag-try yung nanay at tatay natin? So, wala tayo dito. Kaya okay lang ba lahat ng tao na nanonood ngayon, lahat ng mga networker dyan? Ayan, huwag ka matakot mag-try. Ano, pag-try na sinasabi ko, eh, sabihin mo sa akin, eh, upline. Nag-join na nga ako eh, nag-try na nga ako eh. Hindi yun. O, nag-try ka na ba na magkausap ng 20 sa isang araw? Di ba? Eh kasi nagdududa ka. Kasi bakit? Natatakot ka eh. Natawaan sa rejection. Di ba? Ba't ka natakot ma-reject? Eh matagal ka na na-reject eh. Oh boy. Ah, natatakot ka ma-reject eh. Matagal ka na na-reject eh. Ilan na yung niligawan mo? Hindi naman lahat sumagot. Di ba? Ka naman lahat si... Lahat naman, lahat ba ng crush nyo, niligawan kayo? Lahat ba ng mahal mo, minahal ka? Di ba hindi? So, ibig sabihin yung rejection sa buhay natin, natural lang, guys. Huwag ka matakot dyan. Di ba? Rejection lang yan. Ikaw, tao ka. Bakit ka natatakot ma-reject? Di ba? Kapag ka, gaabang ka taxi, lahat ba ng taxi, hinto sa'yo. Di ba? So, huwag kang matakot ma-reject. Guys, i-apply mo lang yung SW3. Some will join you. Some won't join you. So what? Next. Diba? Ayaw mo? E di okay lang. Next. Ayaw mo? E di okay lang. Next ka lang. Yung paghahanap dito ng magiging agila mo, parang pagbubunot lang yan ng baraha. Tama? Bunong-bunot ka lang, mahanap mo din yung alas mo. Huwag ka matakot. Part of the game yan, guys. Kung nare-reject ka, okay lang yan. Kasi, alam nyo ba, kami, mas gusto na maraming rejection kasi bawat rejection kasi napag-aaralan mo. Diba? Pag na-reject ka, huwag mong ramdamin yung sakit na na-reject ka. I-enjoy mo lang. At least, di ba, pwede naman kasi dalawa kasi yung pwede mong isipin kapag na-reject ka eh. Pwede kang magkaroon ng failure. Di ba? Na-reject ka. O ngayon, na-fail mo, na-failure ka. Di ba? So, meron kang thought may fear of failure ka. Kaya nga, magkatakto eh. May fear ka, may fear of rejection ka, kaya nagdadalawang isip ka na gawin yung ginagawa ng ibang tao. Kasi yung lang yung iniisip mo. Ah, kasi matatagal na yan eh. Yan, kaya lang naman kumikita yan ng malaki kasi matanda na yan eh. Ay, yan kasi si mentor kasi profession yan eh. Andam mo, kasi, diba, subukan mo kaya. Naniwala ba kayo na lahat kayo champion dito? Ha? Sinaniniwala? Taas ang kamay nang naniniwala na ikaw ay champion. Gusto niyo patunayan ko? Alam niyo ba, champion ka? Eh, nung ginawa tayo, ang dami-dami natin, millions of sales na hintatay natin. Di ba nakipagsikuhan ka doon? Para lang ikaw yung makapunta sa Excel ng nanay mo. So, ibig sabihin, champion ka. Do you believe? Diba? Sabihin mo dyan, I am a champion. Sabihin mo, I am a champion. Champion ka. Huwag mong maliitin yung sarili mo. Guys, may kanya-kanya tayong galing. Baka ikaw hindi ka magaling sa direct approach. Diba? Baka magaling ka sa third party approach. So, huwag kang matakot. Na-try. Hindi mo pa nga nasusubukan eh. Try mo lang. Kapatid, try mo lang. Next lang. Mahanap mo rin yung the one. Hindi love life ha? Yung prospect. The one na magiging agila. Di ba? Isa sa left, isa sa right. Guys, napakaganda ng negosyo natin. Tanggalin nyo na yung duda nyo. Kasi paano ka makakahanap ng negosyo na magsisimula ka sa
sa 8,999. Di ba? Yayaman ka sa halagang 8,999. Tama ba? Niwahan ako po. Kung magtatayo ka ng sari-sari store, magagastos ka sa tindahan pa lang, mga 150,000, 200,000. Maglalagay ka pa ng stocks. Di ba? Tapos ang tubo mo, peso, tatlong piso. Tapos kukupitin pa yung sigarilyo. Tama. Guys, huwag ka na magduda. Kasi yung duda mo, tsaka yung takot mo, kapag yan yung pinairal mo, wala kang mapapala. Diba? Nandito ka na eh. Kailangan mo dito, kapag nandito ka na sa negosyo, wala mo. Diba? Simulan mo na, tapusin mo na lang yan. Dapat mayroon kang tinatawag na ano, na unwavering courage. Di ba? Di ba, lakas ng loob. Huwag mong isipin yung mga sinasabi ng iba. Huwag kang matakot sa mga sasabihin ng kung sino-sinong Poncio Pilato dyan sa labas. Huwag kang matakot sa sasabihin ng mga kapatid mo. Huwag kang matakot sa mga sasabihin ng mga kaibigan mo. Huwag kang matakot sa mga sasabihin ng mga kaklase mo. Kasi bakit? Pag ikaw nagkaroon ka ng sariling anak, sila ba yung magbibigay ng panggatas, pang pampers? Tama ba? Mabibigyan ba kayo niya ng isang sakong bigas? Huwag kayong magikinig dyan. Huwag kayong matatakot doon sa mga tao na kung ano yung sasabihin nila. Kasi pag nakinig ka sa mga sinasabi ng ibang tao sa paligid mo, guys, namumuhay ka sa buhay na gusto nila para sa'yo. Kapag sinunod mo yung sarili mo, naniniwala ka na yayaman ka dito, ibig sabihin, mamumuhay ka sa gusto mo. Tama ba? Kaya huwag kang makikinig sa kanila. Huwag kang makikinig. Kung gusto mo yung maman, makinig ka sa mayayaman. Tama? So, yung maman dito, huwag ka na magduda at huwag ka nang matakot na i-all out. Kailangan guys, all out. Ay, sinasabi kong all out. Kagaya ko guys, yung lisensya ko sa pagiging professional ko, hindi ko na po nirinyo. Bakit? Tinaya ko na lahat dito eh. Wala na akong takot. Di ba? Wala akong pullback. Wala iniisip na balik. Tinaya ko dito lahat. Kasi once na hindi mo itaya dito lahat, guys, pag yung duda mo, yung takot mo, pinairan mo, maniwala ka sa akin, abutin ka dito ng siyam-siyam. Kaya, totoo naman talaga eh. Na yung mga mabibilis, bakit sila mabibilis? Kasi, mabilis nila na natanggap na ito na yung gagawin nila habang buhay. Diba? Kasi lang duda sa sarili. Lahat posible. Tama? Pag inisip mo na posible to, magiging posible talaga to. Pero pag naisip mo, imposible to, imposible talaga to. Bakit? Kasi sabi di ba ni Napoleon Hill, what the mind can believe and conceive, it can achieve. Tama? So kung ano yung pinapaniwalaan mo, na mga paniniwala dyan, kanununuan natin, hindi naman natin sa inano, pero hindi na kalikable yun eh. Diba? Huwag tayo matakot na baka, kasi ang daming sinasabi ng mga ano, ma-scam ka dyan, baka maloko ka dyan, baka sayang lang yung, masayang lang yung pinag-aralan mo, bakit mo pinagpalit? Diba? Ang daming matatanggap na rejection. Una, magre-reject sa'yo, pamilya mo. Kung sino pa mga inaasahan mo na magsusupport sa'yo, yun pa yung unang-unang tatawanan ka. Diba? Yun pa yung unang-unang i-discourage ka. Tama? So guys, tanggalin mo na lahat. Okay lang ba? Lahat. Sa mga nanonood, tanggalin mo na yung duda mo. Kung kaya nila, kaya mo din. Okay ba tayo dyan? Sabi mo, sa katabi mo, tapikin mo. This parts, kung kaya nila, kaya din natin. Diba? Sabi mo, wag mong
Yan, topic lang, topic. Ayan. All right. So ngayon, syempre dito sa doubt and fear. Kailangan maging 100% ka. Kumbaga, kaya maging 100% ka na walang kahit 1% na duda sa isip mo at sa nararamdaman mo, sa emotion mo. Kasi nasa ano kasi yan eh? Nasa law of attraction kasi yan. Guys, alam nyo ba na kapag ikaw may duda ka, may takot ka, guys, hinding-hindi magkakatotoo yung mga gusto mo mangyari. Kasi based sa law of attraction, kailangan to positive yung emotion mo, positive yung iniisip mo. Tama? Wag na wag kang mag-iisip na hindi mo kaya o hindi mangyari, hindi magpupain, hindi magjo-join. Tama? Wag na wag kang matatakot na gawin yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa. I-allot mo siya kasi ang gustong-gusto ng universe na, na maramdaman ng universe, makita ng universe 100% na gustong-gusto mo talaga. Diba? Dapat gustong-gustong-gustong-gusto mo talaga. Hindi yung nagdadalawang isip. Okay lang ba? Itodo mo na. Guys, huwag kang matakot sa mga challenges na pwede mong daanan. Huwag kang matakot sa mga sinasakatakutan mo kung dumating sa punto na wala na yung magulang mo, saka ka magsisisi. Ang katakutan mo, di ba? Ang katakutan mo, magkaroon ng sariling pamilya, wala kang pangpaggatas at pangdiaper. Guys, huwag kang matakot sumugal. Huwag kang matakot magsakripisyo ngayon. I-all out mo na yan. Kasi pag hindi ka nagsakripisyo para sa mga pangarap mo, yung pangarap mo po yung maisasakripisyo. Kaya okay lang ba? Type mo dyan. Okay lang ba? Type mo dyan. Ayan. Lalaban ako. Sabi mo dyan, lalaban ako. All right. Takba, all out. Ayan. O na. Okay lang ba, Master? Yung next natin. Ayan. Thank you. Ayan, ginaganahan ako. Siyempre, okay na. 100%. 100%. Malakas na yung loob mo. Wala ka ng pag-aalinlangan sa mga ginagawa mo. Tanggap mo na networker ka. Tanggap mo na dito kayayaman. Tanggap mo na dito mo lahat makukuha yung mga pangarap mo. Ngayon guys, alam nyo ba na kailangan maging maayos yung attitude natin. Sabi nga ni Aplin Adrian, maging mabait ka lang. Mabilis na lang yung pagyaman. Tama? Ano ibig sabihin nun? Ayusin dapat natin yung attitude natin. Kasi attitude change everything. Diba? Ano yung mga attitude? Ano yung mga attitude natin na kailangan natin baguhin? Meron kasi mga tao na gusto yung maman, pero ang pangit naman ng ugali. Diba? Gusto magkaroon ng madaming downlines, pero suplado naman. Gusto magkaroon ng madaming direct, diba? Pero ang sungit-sungit. Mabilis maghanap ng kaaway kasi bakit? Yung attitude niya, pag renegade siya, pag renegade siya, aawayin. Diba? Paano ka? Sabi nga, dito sa networking, ang dapat na maging attitude mo dito, dapat palakaibigan ka. Hindi tayo naghahanap ng madaming kaaway dito. Ang natin dito, madaming kaibigan. Tama? Ang mga attitude yan.
o attitude? Dapat ang uunahin mo dito pag nagsimula ka dito sa negosyo natin. Kailangan ayusin mo muna yung sarili mo. I-ready mo yung sarili mo. Dapat magkaroon ka ng good listening and learning attitude. Ano ibig sabihin ng good listening and learning attitude? Kailangan, kapag sisimula ka dito sa negosyo natin, kailangan matuto ka, makinig muna. Tama? Kasi bakit? Alam niyo ba na yung tao na marunong makinig, madaming nalalaman. Sino naniniwala? Ang tao na talak ng talak, nagsasalita yung mentor, nagsasalita yung upline, talak ng talak din siya, yun po yung wala masyadong nalalaman. Kasi bakit? Di ba yung dagat? Yung dagat kapag ka silent, sobrang lalim. Pag sobrang tunog, mababaw. Di ba yung sa dalampasigan, mababaw yun? Pag doon ka sa gitna, ganun-ganun lang siya. Ito pa, dapat maging attitude mo yan, na dapat makikinig ka lang muna para magkalaman yung utak mo. Di ba? That, yung good listening learning attitude, guys, ano siya yung willing ka. Willing ka matuto. Dapat yung utak mo, laging feeling mo, wala ka pang alam. Diba? Dapat feeling mo, wala ka pang alam. Yun dapat yung lagi mong attitude. Hindi yung andami mo ng alam. Sisimula ka pa lang, one ka pa lang, andami mo ng alam. Alam ko na yung upline. Dalawang bisa ako nakapag-attend ng echo. Diba? Upline, alam ko na yan. Tatlong bisa ako nakapag-attend ng do. Diba? Kung alam mo na, bakit hindi ka pa mayaman? Tama ba? Yung mga apply niya natin, mga top earner na, pero sinasabi niya, inaaral pa rin nila. Masasabi mo na, alam mo na, kapag ka kumikita ka na ng million-million. Kaya guys, be humble. Be humble. Kapag may natutunan ka, i-apply mo lang. Huwag mong palakihin yung ulo mo na to the point na hindi ka na makapasok sa pinto ng hub nyo. Tama ba? Guys, kailangan dito attitude natin. Guhin natin yung mga negative attitude natin. Kailangan palitan natin yan. Yung alam ko na yung attitude mo na halos lahat ng training ayaw mo nang atindan, palitan mo ng pagkukusa. Tama ba? Palitan mo ng pagkukusa. Kailangan may kusa ka. Kailangan may kusa ka humataw. Tama? Hindi yung pukpukin ka. Yung mga ganun eh. Gusto yung maman. Pero ataw, kapag upline na nagbabantay. Guys, okay lang ba magkwento? Experience kasi namin yan eh. Kami kasi nagsimula kami. Wala kaming... Alam mo, walang hindi uso yung mga marketer. Na yung babantayan kayo, nahahataw, kasi may nag-i-sponsor sa inyo. Guys, hindi namin yan na-experience. Kasi kami dito, nag-full-time kami, supporting. Diba? Ayaw ba kasi dito, yung attitude, porket may nag-i-sponsor, diba yung attitude, pang mahirap. Diba? Yung pang-arawan na attitude. Ano yung pang-arawan na attitude? Yung mga nagtatrabaho na inaantay na maubos yung oras maghapon. Diba? Relax ba? Banjing-banjing. Ganun yung attitude ng mga pahirap. Ang mga payaman, yung mga networker na kahit walang upline, todo hataw. Natutulog na yung iba. Yung mga malulupit na mga networker na payaman, gising pa. Ang malupit nito, tulog pa yung iba, gising na naman yung mga malulupit na mga networker. Yung gusto mo yung man, at yung ipat pang pakyawan.
Alam niyo ba yung pangpakyawan? Sino nakakaalam dyan ng pangpakyawan attitude? Sino nakakaalam? Ayan, tingnan natin kung sino nakakaalam. Yung pangpakyawan attitude, yun yung hindi ka tumitingin sa oras. Ang tinitingnan mo, yung goal mo. Diba? Attitude kasi ng mga umaasa. Diba? Yung mga may inaasahan, yung mga attitude niyan, ng mga alam mo yun, mga papitiks-pitiks, yung mga attitude niyan. Lagi sila nakatingin sa oras. Inantay nila yung oras ng tulog. Guys, lagi niyong tandaan na ang attitude ng mga mayayaman, hindi sila natutulog kapag inaantok na. Hindi sila nagpapahinga kapag napapagod sila. Nagpapahinga sila at natutulog katapos na sa araw na yan. Tama. Kasi bakit useless? Kasi kapag hindi mo yan nakuha na goal mo, useless yan. Dapat yung attitude mo ganyan, pangpakyawan na hindi ka tumitingin sa orasan. Dapat ang tinitingnan mo kung nakukuha mo na ba yung goal mo sa araw na to. Tama? Sabi nga, kung gusto mo na bumili bagay-bagay na hindi mo tinitingnan yung presyo, dapat magtrabaho ka na hindi mo tinitingnan yung oras. Tama? Kasi kung gusto mo, makabili ka ng mga hindi mo na tinitingnan yung mga price, magkano man yan. Diba? Magtrabaho ka din na hindi mo tinitingnan yung oras. Ang tinitingnan mo, yung goal mo. Dapat ganun yung attitude ng payaman. Hindi yung nagde-training. Kunyari, nakikinig. Attitude yan eh. Kunyari, ang daming alam. Diba? Tapos pagdating sa production, wala naman. Attitude yun eh. Alam mo yan, yung attitude na nanluloko ng upline. Diba? Pakitang hahataw. Nanluloko kasi yun eh. Kasi bakit? Yung mga OFW yun, papadala ng pera. Imbis papadala na lang sa pamilya, sa probinsya, ipapadala pa sa marketer. Tama ba? So ngayon, ang attitude naman ng iba, porque may nagpapatiks-pitiks lang. Kasi bakit? Eh, may nagbabayad naman ng bills ko eh. May nagpapakain naman sa akin eh. May tiniterhan naman ako eh. May internet naman. May computer. Diba? May mga attitude na ganun. Guys, tanggalin mo na yan. Gusto mo yumaman, palitan mo yan lahat ng pagkukusa. Kusa sa hataw, tamang tulog, tamang pagkikisama, diba? Tamang pag-uugali, tamang sistema. Palitan mo lahat ng pagkukusa. At magkusa ka kahit walang nagbabantay, kahit walang nagmamonitor sa'yo, dapat sarili mo yung nagbabantay sa'yo. Kasi bakit? Pag yumaman ka dito, hindi naman upline mo yung gagastos ng pera mo. Pag yumaman ka dito, hindi naman yung upline mo yung magdadrive ng sasakyan mo. Tama? Kapag yumaman ka dito, nakapundar ka ng bahay, ikaw at ang pinya mo yung titira. Hindi upline mo. Kaya ngayon, ang maging attitude mo dapat, ikaw mismo yung nagkukorek sa sarili mo, ikaw mismo yung tumitingin sa sarili mo, ikaw mismo yung nag-validate sa sarili mo, nag-i-evaluate ng mga ginagawa mo araw-araw. Guys, hindi trabaho ng upline. Yung lagi kang bantayan, yung lagi kang monitor, di ba? Pangarap mo yan eh. Di ba? Pangarap mo yan, guys. Ikaw nanonood ngayon. Pangarap mo yan. Hindi yung pangarap ng upline mo. Kaya ibig sabihin, dapat may kusa ka na gawin yung mga magpapayaman sa'yo. Nasa attitude yan. Ano pa? Attitude of gratitude. Gratitude attitude. Kapag lagi ka mapagpasalamat, daming blessing. Diba?
Kala ba, uminom muna ako ng tubig. Ginaganahan ako. Guys, kapag umaman, gusto mo umulan ng blessings, dapat marunong ka mag-appreciate. Attitude yan. Kahit anong ulam dyan sa hub nyo, pagpasalamat mo yan. Buti ka, may kinakain eh. At tingnan mo dun sa labas. Buti ka, may tinitirahan ka. Diba? Buti ka, may internet ka, may computer ka. Tiyan mo sa labas. Tiyan mo, maglakad-lakad dyan sa labas nyo. Mga makikita ka dyan, nalilimos. Yung damit, araw-araw, yun lang yung damit. Punit-punit pa. Yung kinakain, yung mga tira-tira. Tapos, ikaw, may blessing na, wala ka ng problema sa pagkain, hindi lang kasosyalan na pagkain, nagre-reklamo ka. Attitude yun eh. Kaya huwag ka magtataka, bakit inaalat ka? Bakit walang PA? Bakit ang daming ini-invite mo, ang daming close deal mo, ang daming mong kinakausap araw-araw, bakit walang PA? Kasi bakit ibigay sa'yo na blessing na maliliit appreciate, so hindi mo deserve yung malaking blessing. Just tinitest ka lang. Tinitest lang tayo. Pag hindi tayo marunong mag-appreciate ng maliit na blessing, hindi mo po deserve yung malaking blessing. Attitude yan. Kailangan magpagpasalamat ka. Pinupost ka ng upline mo, pasalamat ka. May malasakit yan sa'yo eh. Try mo kaya. O try mo mawala ng upline. Alam mo ba, ang dami-dami dyan sa labas. Ang dami-dami dyan sa labas. Mga nag-join na iniwanan ng upline. Tapos ikaw, ang kulit kulit na ang upline mo, lagi kang pinapalo up. Kasi bakit ganun kasi? Di ba? Lagi na reklamo ka ba? Eh, pas-upline ka na nagsisend sa'yo yung link. Pasalamat ka, may nag-apply mo na nag-update sa inyo. Tapos ikaw, di mo malang na-appreciate yung effort ng upline mo. Attitude yan eh. Di ba? Pagiging mareklamo, tinutulungan na nga, sapa yung mag- Diba? Si upline, grabe naman si upline ang kulit-kulit. Kinukulit yung ibang upline para magpaturo lang sila kasi wala silang upline. Diba? Sa ibang alliances para magpaampon. Tapos ikaw, nandyan yung upline mo. Napaka-responsable ng upline mo. Lagi kayong ina-update. Lagi kayong sinisendan ng link. Tapos nagre-reklamo ka pa. Kapal naman ang mukha mo. Diba? Alam nyo guys, paano natin mas may papakita yung gratitude? Alam nyo guys, sa mga upline, para sa amin ha, yung gratitude kasi sa amin, sapat na yung makita ka namin as downline, as leader, na nag-i-improve ka, na ginagawa mo yung mga tinuturo namin. Masasalamat na yun. Attitude. Guys. Guys, yun. Sinasayang time ng mentor mo. Ganito kasi yung attitude ng iba eh. Nagpapa-mentor daw. Nagpapa-mentor. Nagpapa-mentor, upline. Ganito kasi, upline. Upline, imotivate mo naman ako. Ngayon, nagtatanong Father, diba? Ngayon, sinabihan na ng upline, ito gagawin ng proof. O yan, sigurado yan. Sureball yan. Kasi yung ginagawa sa UEI. UEI system. Walang sikreto. May sistema. Diba? Guys, walang sikreto. May sistema lang. Ang sistema natin,
simple, and duplicable. Tama ba? Tapos ngayon, ang ginagawa ng mga nagpapamentor, nagpapamentor-mentoran lang, iba naman yung ginagawa. Diba? Sabi, 6 weeks, lalo ang ginagawa ng iba pang mentor, porkit yung nagbabantay sa kanila, hindi naman yung higher upline, yung ginagawa. Kunyari, nakaharap sa, ano, sa computer, tapos ang kachat crossline. Nem! Ha? Kunyari, may kabidyo call. Yung kabidyo call, crossline. Nagsisimula pa lang, isipin mo, 1 month pa lang, nakakita ng cute. O di ba? Attitude mo yun eh. Ang gratitude guys, ang pasasalamat mo sa upline mo, sundin mo lang lahat ng instructions, sundin mo lang lahat ng rules sa hub, malaking pasasalamat na yun kasi bakit nabawasan na ng sakit ng ulo yung upline nyo. Kasi na magtingin kyo ka kung hindi mo naman sinusunod yung tinuturo sa'yo. Hindi mo naman sinusunod yung pinapagawa sa'yo. Parang niloloko mo lang yung upline mo. Bakit ganun? Bakit ganun? Kasi, pag sinunod mo kasi yung upline mo, yung rules, yung daily routine, pag sinunod mo, ibig sabihin, yung mentor mo na nagtuto sa inyo, hindi nasasayang yung time, hindi nasasayang yung effort. Ibig sabihin, yun yung pasasalamat mo sa kanya na yung effort niya naging makabuluhan. Hindi nasayang kasi bakit hindi ka naman sumusunod. Kapag sinunod mo yan, ibig sabihin, parang nagpasalamat ka na sa kanya at napakasarap na ng pakiramdam niya. Bakit? Nakikita niya sa result. Alam niyo na. Yes, yung mga upline niyo, wala ka maitatago dyan. Ano may klase yung attitude mo? Wala ka maitatago. Kasi bakit yung mga upline mo, napagdaanan na yung mga pinagdadaanan mo? Alam na this. Yung mga palusot nyo, galing nyo na yan, yung mga attitude nyo na kunyari umataw, kunyari mabait, kunyari masipag, di ba? Kunyari, laging umatin ng training, di ba? Tanggalin nyo yan, focus ka sa mga pinapagawa sa'yo. Attitude lang. Di ba? Okay lang ba? Sabihin mo sa upline mo ngayon kung katabi mo siya, thank you upline. Yan. Sabihin mo, thank you upline. Attitude yan. Crossline mo yan. Kasangga mo. Yan sa hub. Di ba? Nagtutulungan kayo. Sabihin mo, thank you. Attitude yan. Bawasan natin yung pagiging mareklamo kasi yung pagre-reklamo kasi ugali ng mahihirap yan. Ugali ng mahihirap yung pagre-reklamo. Yung ugali ng mayayaman, mapagpasalamat sa mga bagay-bagay. Okay ba yun? Tama ba? Okay? So, ang acne attitude, papalitan mo ng copy upline attitude hanggang sa 200,000. Hanggat hindi ka kumikita ng 100 to 300 to 500 to 1 million per month mahigit, huwag ka munang magiging alam ko na yan attitude. Huwag mo na lalaki ulo. Okay? Pag meron kang natutunan, i-apply mo lang. Pag nagle-level up na naman yung natutunan mo, humble ka pa rin. Kasi bakit? Ay ba kasi kumita pa lang ng 5,000, parang hindi na matabla ng bala. Kumikita pa lang ng 10,000, alam mo yun, na parang wala nang mas gagaling pa sa kanya. Guys, ang daming kumikita. Kung kumikita ka ng 10,000 per month, madaming kumikita sa labas. 10,000, mahigit. Kung 10,000 per month sa'yo, ang daming kumikita ng 20,000, 30,000 per month. Kaya ibig sabihin, wala ka pang karapatan na ipagmayabang mo yan. Diba? Attitude natin, baguhin natin. Kasi yan nakakatulong eh.
Dahil kapag ka, ikaw kasi, nawalan ka na ng pasasalamat at naging, ano ka na, naging mayabang ka na kasi feeling mo, mas magaling ka na sa upline mo. Feeling mo, ikaw na yung pinakamagaling sa lahat. The moment na ginawa mo yan, the moment na nangyari yan sa'yo, guys, dyan magsisimula paunti-unti yung pagbagsak mo. Kasi yung mga tao sana na susunod sa'yo, yung mga tao sana na bumibilib sa'yo, yung mga tao sana na may respeto sa'yo, unti-unting nawawala yung respect, yung belief, yung tiwala nila sa'yo. Kaya alagaan mo sarili mo, hindi yung crossline mo yung titingnan mo dito, hindi yung upline mo yung titingnan mo dito, hindi yung downline mo, sarili mo. Okay ba yon? Sarili natin. Always mo titingnan yung sarili natin. I-a-apply mo lang sa sarili mo kung ano yung mga dapat na attitude mo bilang networker. Klaro ba? Ayan, comment ka naman dyan. Huwag masyado seryoso, ha? Ayan, hindi po ako galit. Ito-topic lang ako dito. Andami kasi nating attitude na mga hindi naman nakakatulong. So, isang tabi na natin. Ano yung mga kailangan natin ng mga attitude? Okay? Sabihin mo naman, apply, okay lang ba yung mga... Kaya lang ay, o dapat, ito, take note nyo. Isa-isahin natin, guys. Isa-isahin natin kung may notebook ka dyan. And dapat, unang-una, number one, willing ka matuto lagi. O willing ka makinig. Yan. Willing ka matuto lagi at willing ka makinig. Okay? Pangalawa, kailangan binavalue mo yung mga tao na tumutulong sa'yo para umangat ka. Kailangan binavalue mo yung mga tao na tumutulong sa'yo para umangat ka. At dapat may gratitude ka sa kanila. Binabalyo mo, ina-appreciate mo. Lahat ng mga tao na nakakatulong sa'yo, kahit anong bagay man yan, in any means, salamat, i-appreciate mo. Pag ikaw yung tipo kasi ng tao na ganyan, na na-appreciate mo yung lahat ng mga nakakatulong sa'yo, full of gratitude ka, kusa na lang napapasok sa'yo yung malalaking blessing. Ano pa? Palakaibigan. Palakaibigan ka, approachable ka. Di ba? Kailangan mo yun dito. Kasi networking to, people's business to. Ang negosyo natin dito, tao. Kailangan marunong ka makisama sa iba't ibang pag-uugali. Flexible. Tama? Sige mag-lead sa'yo para makakonek ka sa iba't ibang klase ng tao. Yun yung magkukonek sa'yo para makakonek ka sa iba't ibang profesyon. Huwag na huwag mo dito nung ugaliin yung mang-down ng ibang profesyon. Guys, hindi natin kailangan magipag-kompetensya. Kailangan dito, marunong ka makisama, kibagay. Networking to, guys. Tao yung pinag-uusapan natin dito. Yung negosyo natin dito, tao. Guys mo, hindi natin kailangan magipagpagalingan. Hindi natin kailangan... Lahat na kaibigan natin, pinapakisamahan natin. Nakuha ba? Ano pa? Yan. Attitude mo dapat may kusa kang aralin yung business. Attitude mo dapat may kusa kang gawin yung daily routine mo sa abot ng makakaya mo hanggang sa pinaka-limit, pinaka-potential mo. Gawin mo yun. Always mo, maging attitude mo dito para mas mabilis ka. Always mo lang titingnan yung mga magagandang bagay. Yan yung pinakamaganda na magiging attitude mo. Sa lahat ng situation, ang titingnan mo lagi yung magagandang bagay. Sa mga lahat ng tao na nakakasama mo, upline mo man yan, downline mo man yan, crossline mo man yan, lagi yung tingnan yung mga magaganda, mabuting nagagawa.
Kapag ganyan yung attitude mo, guys, ang daming blessing. Kasi bakit lahat magaganda yung nakikita mo? Di ba? Ang lakas ng law of attraction mo dyan. Tama ba? Alright. So, tapos na tayo sa attitude. Maganda na yung attitude mo. Di ba? All out ka na. Sobrang ganda ng attitude mo. Tatanggalin, tinanggal mo na yung mga negative attitude mo. Ano ang next sa atin? Ano ang next? Okay na attitude ko, upline. Ayan. Kailangan mo ng belief. Ayan, sulat mo dyan. Type mo, belief. Tiwala sa sarili. Kapag ikaw ay may tiwala sa sarili, lumalabas yung potential mo. Tama? Believe in yourself. Okay na ba? Sabi mo sa katabi mo dyan. Tapikin mo. Believe in yourself. Kaya mo yan. Diba? Tapikin mo. Baka inaantok na yan. Diba? Magtiwala ka. Diba? Magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. Alam nyo guys, kapag ikaw kasi, may tiwala ka sa sarili mo. Maniwala ka sa akin. Pag kasi yung sarili natin, alam mo ba, nakakausap mo yan, di ba? Di ba nakakausap mo? Pag sinabi mo sa sarili mo na, kaya mo yan, di ba? Maniniwala yan. Kasi pag hindi yan naniwala, may problema ka. Di ba? Magtiwala ka sa kakayahan mo. Kasi, ano kay? Kumbaga, unique tayo. Lahat tayo may special talent, may special skills, di ba? Although hindi tayo pare-pareho kasing galing ng bawat isa, pero may kanya-kanya tayong galing. So, sabi nga, kung ano yung galing mo, kung ano yung kalakasan mo, yun yung pagkatiwalaan mo at gawin mo, ibubuhos mo doon yung effort mo, time and effort mo. Magtiwala ka sa sarili mo kasi kung kaya ng iba, kaya mo din. Diba? Meron ka bang nakita na nag-skydiving na walang tiwala sa sarili? Diba? Kailangan mo kasi tanggalin mo dito yung mga ano mo eh, mga set na mga mahihirap na eh, wala, baka hindi ko kaya. Diba? Tanggalin mo yan. Magtiwala ka sa sarili mo kasi hindi man magtiwala yung kapatid mo, hindi man magtiwala yung buong pamilya, hindi man magtiwala yung mga kaklase mo, kaibigan mo. Guys, ang importante dito, yung sarili natin naniniwala. Kasi yan yung kakampi mo. Magtiwala ka dyan. Ikaw na lang yung kakampi mo eh. Tapos, ikaw pa yung hindi maniniwala sa kayanan. Nagtatampo kaya yan? Diba? Nagtatampo yan pag hindi mo siya tinitiwalaan. So nga ngayon, ang nangyayari pag wala kang tiwala sa sarili mo, hindi niya naibibigay yung full potential niya. So, ang kailangan pala natin, 100% magtiwala sa sarili mo. Bakit? Kasi yung mga pilay, 'di ba? 'Di ba may tiwala pa rin sila sa sarili nila? Isipin mo, sino nga ba 'yun si Nick? No arms, no leg. 'Di ba? Dahil sa tiwala niya sa sarili niya, naging malupit siya na resource speaker. Diba? Ang dami niyang achievements. Kahit wala siyang kamay at paa. Kasi bakit? Ang meron ka na dapat mong taglayin dito habang ginagawa mo yung business natin, yung tiwala natin sa sarili natin. At maliban sa tiwala sa sarili natin, dapat maniwala ka upline mo at sa downline mo.
Bakit? Kasi yung mga upline mo, magtiwala ka lang dyan. 100%. Tiwala mo sa upline mo. Lalo-lalo na kung upline mo, may resulta na, may malaki ng grupo. Diba? Magtiwala ka lang. Kasi wala namang ibang ituturo yung upline mo. Wala ibang ipapagawa sa yung upline mo, kundi para sa ika-aasin mo. Sino ba naman yung tanga na upline na tuturuan yung downline niya na maging mahirap? Diba? So lahat naman ang sasabihin yung upline natin, na upline nyo, ang upline mo, lahat yan, ikakayaman mo. Okay lang ba? Palakpakan natin yung mga uplines. Ayan. Palakpakan natin. Yung mga uplines, palakpakan natin. Ayan. And syempre, kung believe in your upline, dapat believe din in your downline. Magtiwala ka sa downline mo. Alam nyo ba yung mga downline mo? Kung ikaw may mga downlines ka na, yung mga kayanan yan. Minsan niya, mas magaling pa sa atin. Ito kaya mag... Ha? Downline mo, kaya mag... Huwag lang tayo masyado kakayan ng mga downline natin. Sabi mo sila, kung gusto nila lumipad, gusto nila mag-create ng grupo, ayaw mo sila, yun naman talaga yung negosyo natin eh. Huwag mo pipigilan. At magtuwala ka lang dyan, may kakayan yan. Diba? Magtuwala ka dyan. Kasi hindi naman yan mag-join dito kung hindi niyan gusto yumaman. Hindi naman yan pupunta dito kung wala yung pangarap sa buhay. So ang kailangan natin, magtiwala sa isa't isa. Diba? O, ibig sabihin, may tuwala ka sa downline mo, gagawin din niya yung best niya. Kasi nagtitiwala. Grabe ang tiwala sa akin ng upline ko. Ibibigay ko talaga lahat. Ay, hindi yung ano ha. Baka iba naman yung isipin nyo. Ibibigay ko lahat sa upline ko. Hindi ganun. Sabihin, ibibigay mo lahat ng kaya mong gawin sa business. Baka sabihin mo naman, atay, binigay ko na kay upline lahat. Pero hindi pa rin sapat. Iba yun. Hindi yan yung tinutukoy ko, ha? At tinutukoy natin dito yung ibibigay ng downline mo lahat ng kaya niya kapag ka na-feel niya na magtiwala ka sa kanya. So trust in your downline. Ayan. So may tiwala ka sa upline mo, may tiwala ka sa downline mo, may tiwala ka din sa crossline mo dapat. Ay, ibig sabihin tiwala sa crossline. Ito yung siguro kailangan natin klaruhin to, tuwala sa cross line. Ibig sabihin niyan, may cross line ka na magaling, may malaking grupo, kasama niyo sa grupo niyo, sa Mother Alliance. Pwede ka na magpa-ABC role. Diba? Pwede ka magpa-ABC role. O kaya, magtuwala ka sa cross line mo, pwede mo siyang kunin na speaker ng grupo mo, sharer. Diba? Kasi kung susuluhin mo din yung downline mo, wala mangyayari. Lagi na ikaw, araw-araw, ikaw. Magsasawa din sa'yo. So kailangan, may tiwala ka din. Diba? Tiwala ka sa crossline mo. Kunin mo ang speaker. Kunin mo share. Kunin mo mag-motivate. Diba? Tiwala ka kasi napaka-effective ng third-party approach. So maliban dyan, may tiwala ka na sa sarili mo, sa upline mo, downline mo, crossline mo, magtiwala ka sa pinaka-higher upline natin. Kay creator. Kasi guys, kapag buong buo yung tiwala mo sa upline mo at pinaka-higher upline natin, lalo-lalo ng creator, guys, lahat kaya niya ibigay sa'yo. Basta deserve mo. Hindi ka makaka-receive ng lahat ng gusto mo pag hindi mo deserve. We will always get what we deserve. Hindi kung ano lang yung gusto natin, makukuha natin kagad. Hindi po deserve dapat. Magtiwala ka lang sa kanya na God will provide. God will provide, pero gumagalaw ka. Kasi ang iba naman dito, na-misinterpret yan na magtitiwala ka lang. Tapos walang gagawin. Tanga. Diba? Ano kasi yung tamad? So, ibig sabihin dito, magtitiwala ka kay Creator, pero gagalaw ka. Diba nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Magtitiwala ka na nandiyan si Creator. Diba? As
And you will receive. Pag ikaw humiling ka sa kanya, bibigyan niya talaga sa'yo. Kasi bakit? Sabi nga niya, pinagpauna na sa atin lahat ng mga kailangan natin eh. Nandiyan lahat ng pangangailangan natin. So, ibig sabihin, kailangan lang natin ng effort. Kaya, di ba? Kasi ganito, naniniwala lang sila. Di ba? Attraction. Naniniwala naman ako kay Creator, pero bakit walang pain? Kaya, attraction. Attract, tapos action. Sinasabi mo lang, naniniwala ka lang. Kaso nga lang, hindi ka naman gumagalaw. Tamad-tamad mo. Diba? Kailangan mo magtiwala ka 100%. Ang tawag niyan, faith. Magka-believe in God. Believe in Creator. Pero, gagawin mo yung best. Yung araw-araw na hassle na gagawin mo. Araw-araw na paghahataw, gagawin mo. Guys, kapag nag-combine yan, attract plus action equals attraction. Okay ba yun? Natutunan ba? Eh, kung may natutunan ka dyan sa katabi mo, believe. Ayan. Alright. Next. Pag-usapan naman natin yung commitment. Guys, sa negosyo natin, kailangan dito. Dapat fully committed ka. Di ba? Dapat dito. Hindi lang yung parang kang ewan na nandyan lang sa hub. Tapos, yung commitment level mo, sobrang baba. Kasi may tatlong level tayo ng commitment. Di ba? Pero tayo tinatawag na I pray. Diba? Meron tayong tinatawag na I will do my best. At meron tayong tinatawag na I will it. So, negosyo. Tapos ang commit level mo, I try. Ano ibig sabihin nun? Upline. Try ko lang. Trinay ko lang naman eh. Kaya lang naman ako pumunta dito na maging marketer kasi nakikita ko kasi madaming mga yumaman. Diba? Try ko lang din. Alo, pag na-reject ka ng 10, uuwi ka na. Ha? Kasi dito nadadala sa try yung pagyaman. Tama ba? Guys, yung pagyaman, kung maiintindihan mo yung pagyaman, extraordinary yung mga yumayaman dito. Bakit sinabing extraordinary? Kasi extra yung effort nila, extra time na ginugugol nila sa business. Ganong kalupit dapat yung commitment mo. Hindi yung I try lang. Hindi yung I will do my best lang. Bakit pag ginawa yung best mo, nakapagkausap ka ng 20 ka tao, 50 ka tao, doon na ba yung basehan mo ng pagyaman mo? E what if nagkausap ka ng 100, yung nag-join sa'yo, 2. Ibig sabihin, pag hindi kayo maman sa 100 na kinausap mo, ginawa mo yung di mo na itutuloy? Kaya isang commitment mo dito, dapat nakataya dito, buhay ng pamilya mo. Tama ba? Pag-usapan natin yung commitment. Oh, ito. Bigyan ko yan ng sample. Commitment to, ha? Upline, ang hirap kasi. Ang hirap. Ipagpalagay natin na, ang hirap kumita ng malaki. Ang hirap kumita ng 100,000. Ang hirap kumita ng 200,000. At yung ganito, di mo nilalabas yung commitment mo? What if hawak ko yung magulang mo? Pag-usapan natin yung commitment, ha? What if hawak ko yung magulang mo? Tapos sinawagan kita. Okay lang ba may sample ako dito? Si
Sino kaya? Divina. Ayan, Divina. Yan, si Divina. What if, Divina, hawak ko yung magulang mo. Tapos sasabihin ko sa'yo, pag hindi mo ito natubos ng 300,000 sa loob ng 5 hours, pag hindi mo na ipadala yung 300,000, papatayin ko yung magulang mo. Ano gagawin mo? Pwede bang sabihin mo? Pwede bang sabihin mo sa akin, ako kidnapper? Pwede bang sabihin mo? Pwede ba yun? Pwede mo ba yung sabihin na I try? Pwede mo din ba sabihin na I will do my best? O ang gagawin mo? I will do it whatever it takes. Kahit mangutang ka. Kahit magsanla ka ng lupa nyo. Kailangan kasi dito, yung commitment mo, dapat ma-realize mo na buhay ng pamilya. Isasabihin mo, eh kasi apply yung sinampol mo naman, kaya gagawa naman talaga ako ng paraan nun kasi buhay yun ang magulang ko. Bakit? Dito ba sa ginagawa mong negosyo, hindi ba buhay ng pamilya mo yung nakataya dito? Hindi lang buhay ng magulang mo, buhay pa ng magiging anak mo. Kung may anak ka na ngayon, buhay ng anak mo. Pati buhay na magiging anak ng anak mo. Yan nakataya dito. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, pagyaman. Dapat ganun yung commitment. Another example, what if hindi mo binigay yung commitment mo, yung 100% na commitment level mo, hindi mo binigay. Tapos sumating sa time, na yung magulang mo nakaratay na, 50-50. Tapos ang sabi sa'yo ng doktor, pag hindi niya naibigay sa amin, yung 400,000, hindi namin niya nauupirahan. Bibigyan niya kayo namin ng 12 hours. Ano gagawin mo? Pwede mo bang sabihin sa doktor na, Dok, subukan ko. Gagawin mo ba yun? Pwede mo bang sabihin sa doktor na I will do my best na? O sasabihin mo, na, Dok, gagawa namin ng paraan, basta please lang. Gawin niyo po ng paraan para mabuhay yung magulang namin. Diba? Baka sa loob, 2 oras, baka sa loob pa lang ng 5 oras, bago pa dumating yung 12 hours sa palugit, nakabigay ka na. Guys, kapag hindi mo pa yan nare-realize, hindi mo pa maibibigay yung commitment mo dito. Pag ito, tinitingnan mo lang to na laro-laro lang, wala, hindi mo malalabas yung commitment mo dito na 100%. Tama ba? Sino yung mga committed dyan na umaman? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sino ang gustong umaman? Diba? Ayan, commitment. Taas ang kamay. Commitment. Diba? Kung pagtaas ang kamay, mo magawa. Pagyaya. Diba? So dito sa atin, kailangan yung commitment level natin mataas. Kasi yung ano natin, yung ginagawa natin, maraton to. Hindi to ano, hindi to sprint. Maraton. Dapat committed ka sa goal mo. Tama? Dapat kahit anong mangyari, dapat makakarating ka sa finish line. Tama ba? Dapat ano yung commitment. Makita nyo yung mga sa Olympics. Diba? Ang goal nila talaga, makaabot talaga sa finish line. Commitment. Kahit nahinga lang, pero ang goal pa rin yan, makaabot sa finish line. Naniniwala ka ba na yaman ka? Yan, ibigay mo lang yung commitment mo. Okay ba yun? So, dapat, I will do it whatever it takes. Ayan, parang panliligaw mo. Diba? Diba? Parang panliligaw mo lang yan. Diba? Tinatay mo lahat. At nung naliligaw ka, di ba? Di ba sino dito yung mga nakaranas manligaw? O ngayon,
ang oras ng labas ng nililigawan niya, alas 5 ng hapon. Alam mo yung commitment niya, alas 3 pa lang, nandun na. Tapos paglabas ng nililigawan niya, kanina ka pa ba dyan? Tapos sasabihin mo, hindi kakarating ko na, pero 2 oras na nagantay. Commitment kasi yun eh. Bakit? Excited ka. Excited ka kasi sa mangyayari. Yung commitment mo, 100%. 101% pa nga eh. Dapat ganun din dito. Dapat ang nakikita mo dito, yung vision mo. Nawa, yayaman ka. Ang iba kasi dito, kaya hindi na release 100% ang commitment sa ginagawa araw-araw, kapag-ataw, kasi hindi naman nila nakikita na magbabago yung buhay. Diyos ko naman, ang dami na yung umaman. Nakita mo na ang dami yung umaman, labas mo na yan, yung gigil mo na yan. Diba? Isipin mo yung mukha ng magulang mo, tumatanda na ba yung magulang mo, isipin mo yung anak mo, kung OFW ka nandun sa Pinas, lumalaki, nawala ka sa piling nila. Diba? Labas mo na yung commitment mo. Meron ka ganito. Apply, bago na lang sa Pinas, saka ko hataw. Di ako maniniwala dyan. Ang dami nang umuwi na OFW na nagsabi ng ganyan. Pag uwi ng Pinas, hayahay. Kasi bakit? Wala nga amo. Matutulog sa anong oras gusto matutulog. Diba? Kung mahal mo talaga yung pamilya mo, ibigay mo na. Ibigay mo lahat. Di bali nang ikaw mahirapan. Di bali nang ikaw yung magsipag. Di bali nang ikaw yung mapuyat. Diba? Ibigay mo yung commitment mo 100%. Huwag na lang maranasan ng anak mo yung hirap ng buhay na naranasan mo. O kaya makaganti ka man lamang sa mga magulang mo. Diba ganun dapat yung commitment mo? Hindi yung dahil lang sa... Alam, yung iba, nakita ko yung iba. Yung commitment nila, nakadepende sa nagbawantay sa kanila na upline. Yung commitment nila, nakadepende sa crossing. Ang pinag-uusapan natin dito, personal goals. Hindi naman to bakas-bakas eh. Bakas-bakas ba dito yung sasakyan? No? Parts, hati tayo sa sasakyan ha. Sa iyo yung pangunahan, sa akin yung panglikuran. Pwede bang ganun? Yung commitment level mo, dapat hindi nakadepende dun sa mga kasama mo. Dapat nakadepende sa sinasabi ng puso mo. Para kanino ba? Para kanino ka bumabangon? Ha? Para kanino ka bumabangon? Guys, labas mo na yan. Yes, tayo. Next. Ayan, Master. Slides natin. Master, slides natin. Ayan. Dapat tayo, commitment mo ha. Nag-commit ka nga dun sa... ex mo, naniloko ka lang dito sa pagbabago ng buhay. Palamya-lamya ka. Ha? Di ba? Ituro mo na dito, pagbabago ng buhay ito. Alright. Pag-usapan natin yung discouragement. Sino yung mga na-discourage dito? Sino yung pinanghinaan? Tas ang kamay nga, ang mga pinanghinaan dyan. So yung gusto mo ma-motivate, nasa kami na gusto mo motivate? O kaya mag-type dyan ng ako. Yung gusto mo motivate. Asa na? Alright guys. Discouragement. How to rise above discouragement. Paano ka makakalagpas sa discouragement? Ang dami kasing discouragement. Magagaling yan sa kung sino pa yung malalapit sa puso mo. Ako guys, naranasan ko dito na pagsabihan ako ng kapatid ko na alam mo yun, walang kwenta. Wala kang mawala. Diyan, nag-aralan mo, sinaya mo lang yung sakripisyo ng magulang natin. Guys, naranasan ko yan eh.
Naranasan mo ba yun? Siya nakaranas? Nasaan kamay? Pero bakit nandito pa rin ako? Kasi guys, intindihin lang natin sila. Hindi nila nauunawaan yung ginagawa natin. Hindi nga nila alam yung 118. Di ba? Hindi naman nila alam yung left and right. O isa sa left, isa sa right, 18. Hindi naman nila alam yun. Hindi nga nila alam na pwede kang kumita dito ng 48,000 per day. Per day. Tama ba? Hindi nila alam. Kaya ikaw nakakaalam. Bakit ka magpapadala sa mga sinabi ng iba? Kasi yung discouragement, nakadepende yan sa'yo. Kung tatanggapin mo yan, kung magpapadala ka o hindi. Kasi alam mo, yung discouragement na yan, parang kutsilyo lang yan. Tama ba? Yung discouragement sa'yo ng mga tao sa labas na nagsasabi na hindi mo kaya, na walang kwenta yung ginagawa mo, wala kang papala, madami nang sumali dyan, hindi naman. Imagine, pang di-discourage sa'yo, nakadepende yun sa'yo kung tatanggapin mo yan o hindi. Pag sinabihan ka ng, di mo yan kaya, paano mo nasabi? Di ba? Pag sinabi na, wala kang mapapala dyan, paano mo nasabi? What if may mapala ako? Di kaya yaman dyan. What if umaman ako? Yung lagi yung sabihin mo. Pag sinabi sa'yo na hindi mo yan kaya, sasabihin mo sa kanya, kung ikaw hindi mo kaya, kaya ko to. Pag sinabi sa'yo na wala kang mapapala dyan, sabi mo, ikaw walang mapapala. Ako meron kasi nandito ako at ginagawa ko. Pag sinabi sa'yo na sinayang mo lang yung pag-aralan mo, hindi ko sinayang pinag-aralan kung ginagamit ko utak ko. Ba't ako magtsaga 1,000 per month? Pwede naman ako kumita ng 5,000 per Ba't ka magpapadiscourage? Alam mo naman nakikinang malaki. Diba? Huwag ka magpapadala sa mga sinasabi niyan, mga tayan. Diba? Mga tayan, wala ka mapapala dyan. Guys, para hindi ka madiscourage, kailangan meron kang tinatawag na self-motivation. Kailangan self-motivated ka para hindi ka tinatalaban ng discouragement. Ano gagawin? Simple lang. Lagi kang manood ng Neko. Lagi kang manood ng Neko. Lagi kang manood ng mga travels. Diba? Lagi kang manood ng mga success stories. Lagi mong titingnan yung mga pangarap mo. Diba? Hindi ka tatablan ng discouragement. Yung mga tinatablan ng discouragement, yun yung mga ayaw pang bitawan yung mga tao na nagdataon sa kanya na inaakala niya, nakakampi niya. Diba? Yun yung mga nadi-discourage. Bakit kung ikaw, hindi ka na nakikipag-usap sa mga tao na nagdataon sa'yo, madi-discourage ka ba kung kausap mo lagi online mo na mga payaman na lagi sinasabi na kaya mo yan, na lagi sinasabi na mas magaling ka pa sa akin, mas ka. Kung ang mga lagi mong kausap puro mga positibo sinabi sa'yo, hindi ka madi-discourage. Kaya ka lang nadi-discourage kasi alam mo lagi kang mahilig manood ng mga negatibo na video. Baka lagi ka pang nanonood ng mga lita tungkol sa mga tao na manluloko. Diba?
kung gusto mo ma, hindi ka ma-encourage, gusto mo ma-encourage ka, lagi mo lang titingnan yung mga nauna sa'yo dito na mga nagka-resulta. Promise, guys. Promise. Ako kanina, bago ako pumunta dito, galing muna ako na Doc Art. Kaya Doc Art Enrigoso. Ayan, shout out kay Doc Art. Ganda ng mayon. Diba? Binabalik-balikan ko. Oh, yung una, bumaba ako dun sa may tapat ni Ape Brian. Oh, nakahilira yung hammer, yung sports car, yung mga big bike. Paglipat ko sa bahay ni na Doc Art, diba? Nandiyan yung mga kotse. Ang ganda ng bahay na pinapagawa. Diba? Alam mo, hindi ka ma-discard. Kasi bakit pag lagi mong tinitingnan yung mga na-upline na sobrang gaganda ng buhay at lagi mong sinasabi sa sarili mo na I'm next. Hindi ka ma-discourage. Kahit sino punsipula ko yung magsabi sa iyo na wala kang mawapala. Hindi ka, tatawanan mo na lang yan. Sabi mo sa sarili mo, kaya ko to. Sabi mo sa sarili mo, kaya ko to. Yayaman ako. Sabi mo dyan. Sabi mo, yayaman ako. Ayan, ang dami. Sige, type mo dyan. Sabi mo, ayayaman ako. Diba? Warap ka sa salamin. Sabi mo, yayaman ka. Diba? Sabi mo, yayaman ka. Huwag ka magkinig sa kanila. Basta yayaman ka. Oh, hindi naman yung kukontra sa'yo. Kasi pag kumontra yan, matakot ka na. Multo na yan. Diba? Guys, encouragement kasi, nami-misinterpret nyo lang sila. Kung walang discouragement, sa tingin mo, may challenge po ba yung buhay natin? Yung discouragement, pataba yan. Yan yung, dyan mo malalaman kung tao ka ba talaga. Dyan mo malalaman kung matino ka ba talaga. Dyan mo malalaman kung malakas ba talaga loob mo. Dyan mo malalaman kung matalino ka ba talaga. Diyan mo malalaman kung ginagamit mo ba talaga utak mo. Kasi yung discouragement kasi may choice ka naman eh, kung papaniwalaan mo o hindi. Diba? Kung may tiwala ka sa sarili mo, may tiwala ka sa mga nagtuturo sa'yo, nakita mo na yung mga resulta, hindi mo naman yung papansin. Yung discouragement, nagpaalang na mas kailangan mong galingan. Yung mga nagsasabi sa'yo na hindi mo yung kaya, pag mo yun as positive, mas ganahan ka pa, mas ipapakita mo pa na mas may ilalabas ka pa, may ibubuga ka pa. Kasi gawin yung discouragement, gawin mong motivation yan. Gawin mong pangpalak sa sarili mo yan. Gawin gasolina. Yung mga sino ng mga tao, gawin mong gasolina yan. Para mas lalo kang uminit, para mas lalo kang apoyan araw-araw. Gawin mo yan. Alam nyo guys, yan yung nagpatatag sa akin. Yan yung nagpabilis. Yan yung naging dahilan kung bakit pinaglaban ko yung pangarap ko dahil sa mga tao na nagsabi na hindi ko kaya. Patunayan mo na lang sa sarili mo na kaya mo. Amen! Ayan! Okay! So, apply na ako ni Marriage. Okay na. Ano pa yung kailangan kong gawin? Ayan. Siyempre, kasi hindi ka na nadi-discourage, kailangan excited ka. Diba? Kailangan meron kang excitement level. Pero guys ha, hindi ko naman sinabi na OA ka na. Hindi na, yung excitement kasi guys, dobrahan siya. Nawawala ka na sa sarili mo. So, kailangan neutral ka lang. Sabi nga, focus on the excitement and it will lead you through the obstacles. So, ano ang ibig sabihin nito? Kasi guys, tayo kasi, yung success, para kang umaakyat ng bundok. Sino nakaakyat ng bundok? Sino nakakaalam na bundok? Sino nakakita ng bundok? Kasi wala pakialam dyan. Diba, pag-aakit ka ng bundok, diba,
ang goal natin, anong goal natin pag aakyat ng bundok? Di ba? Makarating dun sa tuktok, kita yung napakagandang view. Di ba? So, madaming umaakyat sa bundok, magkakasabay. Pero merong iba. Ito na lang, i-sample ko na lang yung pag-akyat namin sa bundok, sa aming sa Bicol. Ang dami namin. Dami naming umakyat. Ngayon, siyempre, hihinto kami, hindi pwede na hindi hinto, magpapahinga pala. Hindi pa pwede na diretso lang yun, isahan ang taas eh. So alam mo ba guys, ang iba, pag nandun kami sa isang station na kung saan maghinga ng konti, ang iba, ang dami. Pagod na ako, hindi ka na kaya. Diba? Alam mo yung ginagawa ko? Kung sila nagreklamo, alam mo yung ginagawa ko? Picture ako dito, picture doon. Diba? Video-video ako, ganyan-ganyan ako. Wow! Ang ganda ng view! Bakit? Kasi nai-excite ako every level. Bawat mapuntahan namin, bawat hihintuan namin, excited na excited ako. Bakit? Kasi sobrang ganda. Kung makikita niyo yung bawat level mo, di ba? Kasi ang problema kasi sa iba, kapag merong challenge, nawawala ng excitement. Nagkaroon lang ng maliit na problema, parang binagsak ang mundo. Di ba? Balik tayo dun sa pag-akyat. Di ba ang iba, reklamo ng reklamo, ang hirap. Pero alam mo ba, na kapag ikaw, tinuloy-tuloy mo lang, at nakarating ka doon, kasi ang lagi mong iniisip, pag ikaw yung nakalagay sa isip mo, yung makikita mo doon sa tuktok ng bundok, hindi ka panghihinaan, exciting. Ang iba na kasama ko noon, alam mo yung iba na talagang excited sila doon sa tuktok na makarating, lagi sinasabi niya, tara na, wala nang pahinga, malapit na tayo. Dapat, yun yung excitement level mo. At dapat, bawat pinagdadaanan mo na challenges, dapat nai-enjoy mo siya. Kasi bakit? Ngayon lang yan. Dapat excited ka. Kasi bawat challenge ang buhay natin, di ba sabi dyan, obstacles. Bawat challenges na dumadaan sa buhay natin, ang kapalit niya, ang sarap po kasi blessing. Gusto niyo patunayan? Gusto niyo patunayan? Ha? O ito, sample. Challenge. Mag upline. Diba? Yung mga self-supporting dito, magbabayaran na naman. Challenge. Tama. Walang masama. Challenge. Pero kung ikaw, kung iniisip mo, ngayon challenge na yan, lang yan, at gagawa ka ng paraan para masolve yan, na-excite ka. Wow, grabe, hahataw na naman ako kasi malapit na yung bayaran. Woo! Ang iba, grabe. Magbabayaran na naman. Wala na naman akong pambayad. May mga ganun. Diba? Pero ang iba, na-excite. Grabe, na-challenge talaga ako. Woo! Ang sarap na naman ang ataw ko dito kasi malamit pa naman yung bayaran. Ang dami ko na namang ma-didirect. Ganun ba yung excitement level mo? Dapat ganun. Kasi, pag ganun yung excitement level mo, grabe, iba yung power. Guys, bawat araw, mahalaga. Bawat araw, it's a gift. Kaya huwag mong gawing stressful yung buhay. Excite. Ma-excite ka. Bawat, alam mo, bawat araw, isang page ng buhay mo yan. Kung magsusulat ka dyan, yung mga masasaya na,
araw, awas yan sa buhay mo eh. Diba? Eh, papayag ka ba na pag pagkawala mo dito sa mundo, pag submit mo ng libro mo kay Creator, ano yung page 1, malungkot. Page lungkot, page 3, page 4. Alam mo yun? Papayag ka bang ganun? Binabasa mo siya kapag ano, nakikita mo yung araw-araw na. Guys, gawin natin meaningful. Gawin natin masaya. Yung mga ginagawa natin, it's just a situation. Kaya may excite ka dyan. Bawat situation, pag na-solve mo yan, kasi yung iba sinasabi, problem. Hindi ang problem, guys. Yung iba kaya hindi na-excite kasi iniisip nila na problema yung sitwasyon. Di ba? Payables. Payables sa bahay. Payables yung pangalawas ang pagkain. Hindi ba? Pwede bang hindi ka kumain? Pwede bang hindi ka wala kang tulugan? Pwede bang hindi ka maggamit ng internet, nag-online ka? Ibig sabihin, natural. Ibig sabihin, physical siya. It's a araw. So, hindi mo sa yung nakakaira lang dito, bakit hindi ka na na-excite? Kasi sobrang tamad mong humataw. Diba? Kasi pag meron kang pain, lagi kang excited. Wow! Woo! May pa 3 days! May pin ako 7 days! Wow! Upline! Woo! May 700 na ako! May 6 pa na 1-8! Diba? Tapos 2 palo pa upline! Ang lupit! Kung sino yung mga hindi na excite, sila yung mga tamad. Kasi, kaya sila nalulungkot dahil the end of the month, may bayaran, tapos walang pangbayad. Tama-tama! Tatawa yung iba. Tama-tama! Diba? Kasi guys, alam mo yung mga kumikita, alam mo yung mga masisipag, alam mo mga malulupit tumataw, excited dyan lagi. Wow! May nakita na naman ako sa Shopee. Gatawa ako, pag nakadirect ako ng 3, bibilihin ko itong sapatos. Nakaka-excited! Yes! Tama! Pumunta lang mall. Makita mo yung excitement level. Magkakasama yan sa hub o magkakasama yan ng grupo. Kaya mga excitement level ng bawat isa yan. Ang isa, yung tamad, hanggang tingin na lang. At laging nagsasabi ng, sana all! Diba? Yung mga mahilig mag sana all, yung tamad. Sana all. Pwede mo sabihin mo, I'm next! Kasi hahataw ako. Alam mo yung excitement mahataw pag nandun sa mall na tumitingin ng mga damit? Ganda, masapat. Alam mo yung excitement level niya? Wow, makukuha din kita. Kang ko yun. Ba't ganun? Ibig sabihin, excitement level natin, nakadepende sa attitude natin yan kung paano natin ginagawa yung pangarap natin. Paano tayo nagiging take full responsibility sa sarili natin ng mga pangangailangan at sarili natin ng mga goals sa buhay. Depende dyan yung excitement level mo kasi kapag ginawa mo yung best mo dito, ibig sabihin, ang sarap sa pakiramdam. Pamparam. Diba? Sarap sa pakiramdam yan. Tama po. I'm next. Diba? Ganun lang naman. Yung excitement kadepende yan sa kung ano yung mga in mo sa bawat ginagawa mo at ano yung tingin mo sa mga or end product ng ginagawa mo. Ano yung magiging end point? Ano yung finish line ng ginagawa mo? So, pag lagi ka nakapokus sa
sa magagandang mangyayari sa buhay mo, sa mga makukuha mo, sa mga mabibili mo, mga maipoprovide mo sa pamilya mo, sa sarili mo, yun yung excitement. Yun lumalabas yung excitement level. Kapag ganyan ka, nai-excite ka kasi makukuha mo na yung mga pangarap mo, kahit anong pagdaanan mo, kahit anong challenges yan sa grupo mo, hinding-hindi mo iindahin yan. Malalagpasan mo yan na parang hindi mo ramdam na ramdam na nahihirapan ka. Kasi bakit? Nag-i-enjoy ka sa bawat oras na ginagawa mo yung pangarap mo. Walang mahirap. Ang mahirap lang yung kasi kapag excited ka sa ginagawa mo, pagising mo, wow, grabe, another great day. Thank you. Grabe. Sino na naman kaya yung papayamanin ko ngayon? Diba? Yes, makakapagkausap na naman ako ng 100. Makakapag-close deal na naman ako ng 10 o 20. Pansin mo yung mga hindi na i-excite. Yung walang direction yung ginagawa. Ganito yan, pagising yan. Ay, sarap-sarap pa matulog. Ginising na naman ako ni upline. Set. Oh, ganun. Sus! Gato na naman. Excitement. Kaya malamang, nadabo sa'yo, kamalasan. Kasi pagising mo pa lang, negative energy na kagad eh. E kung ikaw pagising mo, yes! Another great day! Thank you! Oh, di ba? Nagpasalamat ka na kagad. Ibig sabihin, nai-excite ka na naman. Dami na namang blue. Kinikilig ako. Di ba? Pero kung pagising mo, wala kang ka-exciting. Ganun ka. Ay, grabe. Dami kong nakikita na ganyan eh. Guys, tapos na tayo sa excitement. Yan, pakita nga dyan yung mga excited na umaman. Yung excited na magkakotse. Yung excited na kumita ng 1 million per month per account. Ipakita yung mga ito. Pakita natin. Tingnan natin. Yung pinakamaganda ito. Yung payaman. Ayan. Si, pasayin natin. Yan si Rachel. Si Romel. Si Marie Soriano. Si Evelyn. Ay, nakangiti. Si, sino yun? Si Heji. Ayan. May nakasimangot. Tawagin ko ba yung pangalan? Awag na. Ay, grabe yun. Grabe yung mga ngiti. Mga ngiting naman yan. Ayan. Palakpakan naman natin. Yung mga payaman, palakpakan natin. Diba? Guys, sumama kayo sa mga positibo para lagi kang excited. Huwag kang makisama sa mga kasama mo sa hub ng mga pahirap. Makisama ka sa mga kasama mo sa hub ng mga productive para lagi kang excited kasi magkakapiin ka din. And next! So, excited na ako! Ano yung next? Ayan. Tingnan natin ano ang next. Nako. Paktay ka din ha. Focus. Ay, sino naka-focus yan? Tingnan natin. Sino naka-focus? Okay. At titingnan natin. Tingnan. Ayan. Itaas ang kanang kamay. Ilagay sa puwet at isubo. Joke lang. Hindi yun. Hindi yun. Ay, may gumawa. May gumawa. Joke lang. Ay, taas ang kanang kamay. Ganito, ganito. Taas one. Ganyan mo, one. Taas ikot-ikot. Sige, ikot-ikot. Sige, lahat mag-participate. Lahat, lahat ang payaman. Ganyan, ikot-ikot-ikot-ikot. Tapos, ilagay mo sa iyong patok.
Sa batok. Hello, boss. Ha? Ayan. Okay, ayan, balik natin. Balik. Alright. So, ngayon, guys, pag-usapan natin. Pinatawa ko lang kayo kasi dudurugin na naman natin ng konti. Masaya to. Masaya. Ayan. So, guys, nakakita ka na ba ng nagta-target shooting? Yung barrel ng target shooting. Diba? Nakita ka na ba na ganun? Ibig sabihin pala, kapag ka ikaw sumuyumaman, kailangan may tinatawag ka na laser-like focus. Laser-like focus. Ibig sabihin, ang laser, diba? Kung saan mo siya i-point, dun lang talaga siya, wala siyang ibang ilaw na humihiwalay, diba? Straight. Tama. Parang ikaw. Dapat nakapokus ka lang sa pangarap mo. Hindi, dyan sa nasa Zoom na maganda. Tinitingnan mo pa. Oh. Eh, sige pa, scroll mo pa. Diba? Ano ba ang focus mo dito? Mag-training o maghanap ng jojowain? Ano focus mo dito? Yumaman? O makabuntis? Ka? Hindi ka yun. Nasa labas. Guys, dapat alam natin dito kung ano yung pwede natin. Alam mo, dapat yung priority mo, yun yung paglalaanan mo ng time and energy. Life is a matter of time and energy. Kung saan mo lalaan yung oras mo at saan mo nilalaan yung lakas mo, doon ka magkakaresulta. Kaya kung kinakaril mo yan na pangbababae mo dyan, yung mga marketer dyan, mga 1 month pa lang, hanap mo na kagad jowa. Sige, karirin mo yan, magkakaresulta ka. O makakabuntis ka. Oh, karirin mo yung pagkikipag-usap sa mga crossline mo. Ano magiging resulta yan? Siyempre, dyan mo linalaan yung time and energy mo. Ano magiging result? Magkakajuwa ka. Congratulations. Magtana na kayo. Kasi kung saan mo pinopokus yung time and energy mo, dun ka magkakaresulta. Huwag kang aasa na gusto maman pero ang ginagawa mo para sa pagiging mahirap, yayaman ka. Hindi walang ganun. Kailangan dito, kung gusto mo magkaresulta dito, lalo-lalo na sa mga marketers, ano ba yung pinag-usapan nyo ng sponsor mo o ng upline mo na kumuha sa'yo at pinapunta ka dito? Ano yung pinag-usapan nyo? Kung ano may pinag-usapan nyo, yun lang muna. Diba? Puskipin. Muna dyan sa kalandian. Di mo pa nga kaya yung sarili mo. Kapal-kapal na mukha mo, magdadamay ka pa ng ibang tao, diba? Di mo pa nga kaya suportahin yung sarili mo, mambubuntis ka. Nandamay ka pa, may pangarap din yan. Sa mga lahat ng mga lalaki dyan, ng mga nag-i-explore, ha? Huwag niyong pag-practisan yung mga babae dyan, mga marketers din na katulad nyo. Please lang. Kung gusto mo yung maman, huwag kang gagawa ng mga masasama. Kasi bakit may karma yan? Hanggat gumagawa ka ng masama, iba't iba yung ginagawa mo, hindi align doon sa goal mo, mangyayari sa'yo. Meron palang mangyayari sa'yo. Kabalik ng pinapangarap mo. Kaya mag-isip ka. Sa lahat ng mga OFW, ganun din. Push ka sa business.
Huwag kayo magpapadala doon. Huwag kayo magpapadala doon sa mga ano, mga mapangsamantala. Pinakyutan ka lang, nakalimutan mo na yung business mo. Diba? Nagawa po, nakalimutan mo na yung pangarap mo. May mga ganun kasi, nadadala sa papugi-pugi, bola-bola, tapos padala ka agad, pinipirahan lang. Kinakalimutan na yung pangarap sa pamilya. Guys, focus ka. Ano ba talaga yung pangarap mo? Anong purpose mo? Bakit mo ginagawa ito? Diba, ang goal mo dito, kumita ka ng malaki. Diba? Kung yun yung goal mo, ano ba dapat yung gagawin mo araw-araw? Kasi madami dito, gusto yung maman. Ang focus niya sa panonood ng mga video sa TikTok. Diba? Pero yung maman, meron naman dito, gusto yung maman, ang lagi pinapanood, puro kadramahan. Tapos, magpo-post Facebook, nag-aalok ng pagbabago ng buhay, tapos nagpo-post ang mga kadramahan, isi-share pa sa timeline. Diba? Guys, alamin natin kung ano yung focus natin. Baka naligpan na ng daan. Andiyan yung upline mo, makinig ka dyan, huwag kang til. At tapang-tapang mo, akala mo ikaw nagbabayad ng pagkain mo. Akala mo ikaw yung nagbabayad ng tinitirhan mo. Focus ka! Ano pinag-usapan nyo? Anong rules? Ano yung daily routine? Ano yung kailangan mong gawin araw-araw? Focus ka dyan. Tingnan mo si ano? Si Jen Claire. Oh, focus na focus, iba? Nakikinig lang yan. Tingnan mo, focus. Hindi natitinag. Guys, ito, very simple lang. Very simple. Focus. Kung nandito ka, ginagawa mo yung easy. Huwag ka nang mag-i-entertain iba pang gagawin o pagkakakitaan. Ibang company o ibang negosyo. Focus ka muna dito. Kasi bakit? Ito narinig ko sa mga bilyonaryo. Sabi nila, si Elon Musk. Ngayon sabi niya, nagsimula sila sa internet na type of business. So doon sila nagsimula kasi yun yung pwede nilang gawin na pwedeng kumita ng malaki without big capital. Okay? So focus ka dito kung ginagawa mo to. Baka na muna mag-add ng mga ayun dito, focus mo dito. Huwag ka muna mainga dyan sa mga kung ano-ano, operan ka ng ganito, ganito. Huwag ka muna makinig sa kanila. Focus ka muna dito. Kung easy, easy muna. Focus ka muna dito. Kasi pag nag-focus ka dito 100%, dito ka magkakaresulta. Kung magkano kinikita ng mga top earners natin, di ba? Focus ka lang. Kasi balang araw, kikitaan mo din yung kita ni Joseph. Magkano kinikita niya? 8 million per month, mahigit. Diba? Si na-apply ng RTD, million per month. Si Apedrian. Tingnan mo naman na mga buhay na. Kung gusto mo, focus ka. Kung ano yung sistema na ginagawa natin, focus ka lang. Huwag kang magsasarili ng sistema mo. Diba? Ang sila na gagawin mo dito? Focus ka lang sa system plus leadership equal success. Simple lang gagawin mo. Kailangan mo lang mag-focus
sa sistema ng UAI ay wala lang iba. Huwag ka na makipagpagalingan. Focus ka lang sa basic. Ang problema kasi sa iba, kung ano pa yung ginagawa, focus ka lang sa kung ano yung dapat gawin. Kung ano pa yung mga ine-explore mo, hindi pa naman yung proven and tested. Ang proven is yung five fingers and network marketing. Nakaresulta. Asa buong sistema ng UAI. Magilit ka. Focus ka dyan. Di ba? Alam mo, pag hindi ka nakapokus, hindi mo nga yan na elite na mag-hit ka pala dyan eh. Kung hindi ka, hindi mo yan alam. Pero kung nakapokus, alam mo yan. Guys, sabi nga, napaka-simple na show. Copy business. Copy paste. Kung ano yung mga nagka-resulta, yun din yung gawin mo. Kung ano yung naging resulta nila, yun din yung magiging resulta mo. Alala yung laging inuulit-ulit. Ba laging inuulit? Sistema lang. Tamang sistema ng UAI. Gawin mo lang yan. Huwag kang mag-explore ng kung ano-ano pa. Maghahanap ka pa ng ibang mga grupo. Titingnan mo pa yung mga ginagawa na kung ano yung nakikita mo sa UAI na mga kumikita ng malaki at nandyan, nandito sa UAI B8, kung sino yung mga kumikita ng malalaki, yun yung tingnan mo. Yes, ano yung sinunod nila? Focus nila sa system plus leadership equals success. Walang iba. Hindi nakikipagpagalingan, hindi nakikipagkompetensya. Simple lang. Narinig ko nga kay Don Bade, sabi niya, ay, mentor ko, mentor ni Don Bade, sabi niya, Sunny Boy Aldas, pagdating sa online marketing, hinahangaan nila yung UAI, yung sistema, system plus leadership equals success. Ibig sabihin, kung kahit na yung mga top earner, kung mahanga sa ginagawa natin dito na sistema sa UAI, dapat ikaw, pasalamat ka at focus ka lang dito sa ginagawin. O naggagawa ng sarili mong sistema, kasi bakit? Mapapatagal ka lang. Mapapatagal ka lang yan. Focus ka lang sa basic na gagawin mo dito. Ang problema kasi sa iba, kung bakit nababagalan, bakit hindi makuha-kuha yung goal? Kasi hindi nakikinig sa upline kung sino-sino yung pinapakinggan, wala namang resulta. Pasintabi po. Meron kasi dyan, iilan, na hindi nakikinig porket hinihigpitan ng upline kasi gusto yumaman. Hindi na nakikinig sa upline. Nakikinig na dun sa mga kapareho niya na mga sutil. Alam mo ba nag-uusapan nyo? Pag-iha ba? O pinag-uusapan nyo puro reklamo sa grupo? Alam nyo, ano magiging result nyo dyan? O sandamakmak na chismis? Di ba? Pero kung nakapokus ka doon sa pinapagawa ng upline mo, ano magiging resulta mo? Ma-awarder ka sa UAI. Pero mga ganito, di naman na kailangan na yan. Di naman na kailangan mag-ilit-ilit na yan. Di ba? O sige. Hindi ka mag-ilit. O tingnan natin kung yung focus mo ba sa business mo, mangyayari ba yung pag-angat-angat ng income mo? Kasi bakit? Ang ganda kasi. Ang ganda na yung sistema natin. Kasi i-eat mo na yung 5K. I-eat mo star, yung 10K. I-eat mo yung 20K. I-eat mo yung 30K. 50K. I-eat mo yung bronze. I-eat mo yung silver. Ang ganda-ganda.
Napakasimple. Okay lang ba lahat nandito? Ayan, kung hindi mo pa alam yung edit, kung hindi mo pa alam kung paano mag-hit, ask ka sa upline mo. At mag-focus ka kung anong sasabihin ng upline mo, paano mo mahihit yung stars, paano mahihit yung income sa elite. Ayan. Okay ba yun? Lahat ng nanonood na yun, mag-hit sa UAI Elite. Focus ka dyan sa pinapagawa sa'yo ng upline mo. Ayan. Palakpak naman natin yung UAI. Ayan. Gusto ko yung malakas sa palakpakan at hiyawan. Pa-UAI. Right? So, since focus ka na, ngayon, kailangan mo nito. Ayan. Next slide tayo, Master. Next slide, please. Asa na yung ano natin? Natutunan ba kayo? Ayan, may natutunan ba? Sino yung may natutunan? I-type mo dyan. I learn. Yun o. Ang ganda o. Goal setting. Goal setting. Kapag ikaw, wala kang goal, wala kang target. Diba? Goal. Ito may na, may madaming nagkakamali. Sobrang dami nagkakamali dito. Kasi alam nyo ba, na kapag ikaw may binato ka na goal sa universe, yun yung in-order mo sa universe. Ang problema sa iba, bakit hindi nakukuha yung goal? Kasi papalit-palit ng goal. Ito na, pinapangarap. Bios. Ayun. Nakarinig lang dun sa cross line niya. Ang pinangarap na naman. Lancer. Sunod na usapan na naman. Iba na naman yung pangarap. Ano ba talaga yung gusto mo? Naguguluhan sa'yo sa universe. Ano ba talaga yung goal mo dito? Nung pupunta ka pa lang dito, kinukuha ka ng marketer, ang sabi mo sa taong nagdala sa'yo dito, gusto mo yung aman. Pagdating mo dito, nakakita lang ng maganda na mang chicks. Naguguluhan sa'yo si creator. Gusto mo yung aman. Ang goal mo yung aman ka. Ang goal mo makabawi ka sa magulang mo. Ang goal mo mapaganda yung buhay ng mga anak mo. Eh, nakakita ka lang ng gwapo. Lalad na panty. Iba na yung goal. Sorry. Sorry. Ito, kailangan mo marinig. Para at least alam mo na yung goal hindi basta-bayan. May power ang goal. Kaya sabi dyan, yung goal mo dapat specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Kapag may goal ka, kailangan specific kung ano yung goal mo. Yung goal mo this month. Oh, sige nga. Type mo nga dyan, anong goal mo this month. O, may type mo din yung goal mo this month nang mabilisan, ibig sabihin, may goal ka. Specific yung goal mo. Diba? O, ang iba, nag-goal ng one star, tapos ang sinasabi na gusto niya makadira, paano mo ma-hit yung one star? Specific, measurable. Nag-hit ka ng one star, ilan yung kailangan ng 1-8 ng 1 star? Diba? Huwag kang mag-goal-goal lang kasi naririnig mo lang sa cross line mo. Naiinggit ka lang. Kailangan ng goal setting. Kung gusto mo ma-hate yung 1 star, kailangan meron ka na diba, tingnan mo, may humahataw ka ba na downline sa left? May humahataw ka ba na downline sa right? Ipag-goal mo din sila. Tapos ikaw, mag-goal ka ng personal direct mo din.
Computein mo kung ilan yung kailangan mo na direct at ilan yung kailangan na direct ng left and right mo na downline na humahataw din. Kasi akala mo kaya mong kunin mag-isa yung goal. Hindi. Yung goal, makukuha mo lang yung goal kapag meron kayong teamwork ng grupo mo. Meron kayong cooperation. Diba? Teamwork makes the dream work. Kung hindi ka nagkikipag-cooperate sa upline mo, paano mo ma-hit yung goal mo? Reklamo ka ng reklamo. Mo, hindi mo nahihigo mo kasi hindi ka sumusunod. Ang tigas ng ulo mo. Ang yabang-yabang mo. Mas marunong ka pa sa nagtuturo sa'yo. Kung ka lang ng konti, piling mo, mas magaling ka na sa upline mo. Di po ako galit. Papaliwanag lang. Totoo. Bakit di mo na-hit? Hindi mo lang naman yan ma-hit kapag hindi mo nasunod yung plano. May plano kasi ang upline mo para sa'yo. Yung plano ng upline mo para sa'yo maganda. Yung plano ng upline mo para sa'yo, alam niya na yun yung dapat mong gawin kaso nga lang nagmamagaling ka. Time. Parang pita pa. Diba? Ganun, ganun lang naman eh. Kape upline. Yung mga kape upline sa goal setting at during implementation ng plano, makinig kayo mabuti. Kahit tumatawa ko dito, ito, pakinggan nyo. Pag-goal setting ka sa upline mo, tapos magpaplano ka sa upline mo, paano mo ma-hit yung one star mo, two star mo. Tapos, whatever it takes, i-hit mo yan. Whatever it takes. Kung kailangan mo magpuyat, magpuyat ka. Kung kailangan mo, maghataw ng extra, hataw ka. Kahit huwag na yung ibang kasama mo, kasi mga tamad, hataw ka pa rin. Huwag kang matulog, mag-inaanto ka, mag-push up ka. Ang problema sa'yo, kaya hindi mo na-hit yung goal mo kasi nakaramdam ka lang ng antok, pinapayagan mo. Oo, pag ako, nakakaramdam ako ng antok, nagpo-push up ako, nagsishadow boxing ako. Bakit? Para mabuhay ang dugo. Maging hilamos. Disiplina yon. Kung gusto mo lumaman, gusto mo makuha yung goal mo, tapos ikaw, simpleng pagod lang, magpapahinga ka na. Di ka naman ang galing sa mayaman ng pamilya. Diba? Gusto mo yung aman, gusto mo kung ang goal mo this month. Tapos, konting antok lang. Diba, wala na. Diba? Diba, timely yan? Dapat, may deadline. Wala ka kasing deadline kasi ang totoo ayaw mo gawin talaga, hindi ka naman talaga committed sa pangarap mo. Kung hindi ka committed, sabihin mo na sa upline mo para hindi na yan mabigatan sa'yo, maawa ka sa nag-sponsor sa'yo. O kaya naman, kung naawa ka na sa nag-sponsor sa'yo, kasi ang nag-sponsor sa'yo, sarili mo din, sipagan mo. Diba? Para makuha mo yung goal. At huwag na huwag kang titigil hanggat hindi mo na-hit yung goal. Huwag na huwag mong papalitan yung goal mo hanggat hindi mo na-hit kasi maguguluhan lang sa'yo si Creator. Malapit na sana eh. Malapit na. Binibigyan na sa'yo. Malapit na, malapit na, malapit na. Kaso nga lang nagbago ka na naman ng goal. Ay, parang hindi ko ma-hit yung one star. Wala na. Alam nyo, sa sarili nyo, wala kayong tiwala kay Creator, wala kang tiwala sa upline mo na nagplano para sa'yo kasi ito yung problema sa iba. Bakit nauudlot?
Bakit naudlot yung mga tiin? Kasi bakit? Naghataw siya. Ang dami niya na close deal. Ang pangako sa kanya, katapusan or first week. Ngayon, wala pa naman sa pinag-usapan na tiin. Nag-iisip na, kasi katapusan mga 20 na, 28 of the month na, wala pang nagpapadala. Tanga, ang usapan nyo, katapusan at week ng susunod the month. Hindi 28th day of the month. Bakit nag-negative ka na? Diba? Kaya hindi mo nakukuha. Ngayon, wala na yung belief system mo. Wala na yung faith mo. Kasi ginajudge mo na yung bite mo na sinungaling. Hindi na mag-join. Sinasabi mo, parang hindi na mag-join. Eh, ang usapan nyo nga, katapusan, first week. Tapos yung oot mo, akinsi pa lang, ang layo-layo pa. Nagne-negative na, sinasabi mo na hindi mag-join. Eh, di, sabi na yun, boss, your wish is my command. Sabi mo, hindi mag-join, hindi mo talaga ipapadyan sa'yo. Ano yun? Papayagay creator na mapunta sa isang walang kinta? Yung anak niya? Paano ipapaniwala sa'yo ni creator yung ina-invite mo kung mismo ikaw, ginajudge mo na siya kagad? Hindi mo mag-join, inangako sa'yo. Kaya hindi mo nakukuha yan na goal mo. Ito yung kailangan mo maintindihan para yung goal mo, makukuha mo siya. Kailangan yan, pag mag-goal ka ng ganyan, klarong-klaro, at pag nawag mong babaguhin, hanggang mo yan nahihit. Whatever it takes, ihit mo muna yan, saka ka mag-goal ng bago. One step at a time. Hindi yun. Hindi mo pa nga nahihit yung 5K, hindi mo na kaagad pantayin yung mga 5-star. Di ba? Hit mo muna yan. Paunti-unti lang. Step by step. The ladder to success. Ayan. So, tapos na tayo sa goal setting. Ano ang last? May natutunan ba kayo? Skills! Ayan, ito. Maganda ito eh. Ayan, inuuna ako. Sino ang gusto ng skills? Ayan guys, yung skills. Lagi niyong tandaan ha, paalala ko sa inyo. Ang attitude yung pinakamahalaga. Konting porsyento lang yung skills. Diba? 80% dapat attitude, 20% lang yung skills. Hindi man kasi kailangan na sobrang galing mo. Maging mabuting tao ka lang. Maramdaman lang ng invite mo na tutulungan mo siya. Yung sincerity of purpose. Na yung pag-invite mo sa kanila, hindi yung nararamdaman nila na parang pipirahan mo lang. Dapat pag nag-i-invite ka, ramdam nila na malinis yung hangarin mo sa kanila sa pag-invite. Ay, skills to. Pero dito sa skills na to, ang magdadala nito yung attitude mo. Lahat ng skills na tinuturo, pag mali yung attitude mo, pag sabla yung attitude mo, magiging mali din yung skills. Kaya walang result. Guys, kahit magaling ka, oo, sabihin natin, hindi ka magpapayin, pero sabla yung leadership mo, hindi ka makakapagpalikan ng grupo. Na magkaroon ka nga ng attendees na 20, hindi mo yung magagawa pag sabla yung leadership mo. Pagsablay yung attitude mo, hindi mangyayari yan. Kahit pa papiliin, kahit ako papiliin ako, kung yung tao ba na magaling mag-direct o itong pasipli lang mag-direct pero magandang ugali, nakakapag-build, mas pipiliin ko to. Kasi yun yung prinsipyo ng UEI. Yun yung
yan yung ginagawa ng UAI. Yung UAI, kahit hindi kagalingan, ano to, Brad, auto power off, 54 seconds. Ay, mamamatay ba yan? Ayan. Ah, guys, useless mo. Useless yung skills kapag ka may bad attitude ka. Lalo-lalo na sa pag-i-invite. Ito ah, skills na to ah. Baka mas-interpret nyo. Baka ang gusto niya na marinig sa akin na skills yung mga kung ano-ano na skills. Okay, hindi po. Yung skills na ituturo ko sa inyo, ito yung nasa psychology. Pag ikaw nakikipag-usap ka sa prospect mo, client mo, kailangan po lagi mong masabayan yung gusto niya. Dapat masasabayan mo yung gusto niya. Okay? Kailangan yung gusto ng halimbawa, ganito. Yung gusto ng prospect mo, focus ka rin sa food supplement. Sasabayan mo siya. Kasi makukuha mo naman yan eh. Actually, pag yan, nakamayan sa food supplement, pag nagustuhan yung food supplement, isi-share, madaming mabibentahan. Ngayon, imamindset mo na lang siya na, oh, nag-order ka, meron naman nakukuha sa'yo. Sayang. Alam mo kung member ka, discounted ka, may kingan. May points ka pa yun. Tapos pag ikaw nakabenta ka ng wholesale, isang package, may direct referral ka na, may matching sales bonus ka pa. O ano, binigla mo ba siya sa kitaan? Sa pag-invite-invite? Hindi. Sinabayan mo lang siya sa kung ano yung pangangailangan niya. Kasi yung entrepreneurship, yung show, yung mga entrepreneur, ang trabaho ng entrepreneur, pinoprovide nila yung pangangailangan ng day. So, kung gusto niya ng, in terms of health, focus ka health. I-segue mo na lang ng konti pag nakuha mo na yung kilit. Huwag mong ipipilit. Kunin mo yan sa sarili mo. Actually, ito, napakasimple lang naman ng networking. Pag nai-direct, di ba? Mabilis lang naman mag-direct. At wala ako, may direct na naman ako. Di ba? Pero, ito yung, gusto ko maintindihan mo, pag ikaw nag-network ka, wag na wag mong kukontrahin yung paniniwala ng invite mo ng agad-agad. Sabayan mo siya ng konti. Tapos unti-unti mo na siya. Pag napapatawa mo na siya, nakukuha mo na yung loob niya. Dun mo lang siya, ipamansit lang ng konti, di ba? Unti-unti lang. Wag yung kagad-agad babarahin mo kaagad siya. Magkakaaway lang kayo niyan. Mag-aaway lang kayo. Eh, doon ka nahihirapan. Guys, ang iba, sobrang galing mag-present. Binabasag ng binabasag yung empleyado. Di ba dumaan ka din dyan? Di ba yung pinang-join mo galing din sa employment? Ngayon, kung matino ka mag-invite, hindi mo pwedeng i-down yung employment. Ako kahit nasa employment ako, hindi ko din na-down yan. Kasi stepping stone yan eh. Tama ba? Guys, maniwala ka, pag dinown mo yung ginagawa ng isang tao, magiging kaaway mo yan. Huwag kayo magbasag na magbasag. Kasi akala mo magaling. Ito laging tandaan nyo. Mag-take note ka. Tandaan mo sa sales. Di bali na talo ka sa pagalingan. Di bali talo ka sa debate o ano man yan o diskusyon man yan. Di bali talo ka dyan basta panalo ka sa sales. Hindi yung panalo ka nga sa debate, talo sa sales. Kasi binasag ng binasag mo. Oo, nalo ka, sabi natin. Eh, hindi naman na mag-join sa'yo yan. Kahit panaunawaan niya yung business, mag-join yan sa ibang tao kasi naatakan mo yung pride niya.
Kaya huwag mo galiin, sobrang galing mo, basag ka ng basag, di ba? Makabasagin yung mukha mo niyan. Di ba? Guys, yan yung pinakasikreto. Yung skills na sinasabi dito, yung pakikipagkapatao. Kasi networking. Pakikisama. Skills mo dito, pagpalaki ng grupo mo, pakikisama sa downline mo. Napakasimple lang, sabi ni Doc Art. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo ng iba. Golden rule. Kung ayaw mo na binabasag ka at minamaliit yung ginagawa mo, huwag mo din mamaliitin yung ginagawa nila. Kasi kung ikaw, pag minaliit yung ginagawa mo, magagalit ka. Ibig sabihin, pag minaliit mo yung ginagawa nila, magagalit din sila. Isang realization, nadadaan yan sa tamang usapan, hindi sa pagalingan. Ang sales, ang pagkikipag-sales talk, ginagamitan niya ng puso. Kailangan, yung nakikipagkwentuhan ka sa kanya, pinapadama mo lang siya. Pinupuri mo yung galing niya. Hanggang sa pinapapasok mo sa, grabe, galing mo pala. Alam mo, mas magaling ka pa sa akin. Alam mo, pag ikaw yung gumawa nito, kasi ako, medyo mahina ako sa ganyan. Ikaw pala, magaling ka pala sa ganyan. Mas malaki pa yung pwede mong kitain sa akin. Kinontra ko ba? E baka ikaw, makipagpagalingan ka. Ikaw na magaling. Di ba yung kailangan na, sabi nga na, Adrian, di ba kailangan maging extreme? Diba? Simple ka lang. Nakikipag-usap ka sa mga prospect. Simple ka lang. Honest ka. Hindi mo binabaliw ng binabaliw lang. Guys, ang kasama yan. Kung sobrang binabaliw mo lang yan, pag nabadyan mo yan, wala din. Nagsinungaling ka, walang gagawin, yayaman, lalagyan ng mga tao. Hindi yan, excuse. Lalagyan mo ng mga tao, magagawa mo ba yun? Lalagyan mo left and right? Skills, honesty. Maging honest ka sa ining invite mo. May gagawin ka dito. Diba? Skills din yun. Kasi, lagi yung tandaan na hindi lang ikaw yung matalino. Yung ini-invite mo, baka mas matalino sa'yo. Nag-anga-angahan lang kasi hinuhuli ka lang. Malay mo, kapag mas may alam sa negosyo kaysa sa'yo. Tapos sinasabi mo sa kanya, ang dali-dali lang ng negosyo. Baka sa isip niya, ito walang alam to sa pagnenegosyo. Kasi nga naman madali na pagkakakitaan eh. Lalo pa, yaman ka? May easy money? Wala. Kung matalino, may alam, may experience, yung makausap mo, tapos sasabihin mo, walang kahirap-hirap yan. Oo, madali lang yun. Diba? Tapos lalagyan pa kita ng ganito, ganyan. Ah, maging honest ka lang, may gagawin ka dito. Siyempre, since business to, diba? Since business to, gagawin mo yung part mo at gagawin ko yung part ko. Yung part ko, tuturuan kita. Igaguide kita. Yung part mo, gagawin mo yung napag-usapan natin na dapat mong gawin. Maging honest ka para pag nag-join yan, hindi gagawin niya yung part niya, gagawin mo lang yung part mo. Skill sa pag-create ng grupo. Kasi kung lahat yan, papangakon mo, wala. Useless lahat ng effort mo. Okay? Ano pa? Skills. Skills sa pag-handle ng objection. Ito, guys, makinig kayo. Ito yung lahat ng, halos lahat ng mga nagsimula, ito yung tanong. Paano daw sagutin yung mga ganito, ganyan na objection, wala akong pera, wala akong time, scam yan. Diba? Guys, ang simple. Gamitin mo lang ito. Alam mo na iindihan kita. Kasi ganyan din natin. Akala ko scam to. Pero nakita ko, sinerge ko sa Security and Exchange
Legal pala to. Tiningnan ko sa YouTube, ang dami palang awards nito, ang dami palang event nito, lalo na na Philippine Arena. Ang dami palang branches to sa iba't ibang bansa. So ngayon, nung nakita ko, diba, nakita ko, totoo pala. Mahirap yan, hindi ko yan kaya. Alam mo, akala ko dati, ganun din. Naiintindihan kita, ganyan din ang feeling ko dati. Feeling ko hindi ko kaya. Pero kapag pala may pangarap ka, lahat gagawin mo. Lahat naman pala natututunan. Hindi ako magaling eh. Sa una lang naman, akala ko nga, hindi na, ngayon, ang nakikita mo lang sa akin yung ngayon eh. Kasi alam mo dati, wala na yun ako dito. Ano alam ko dito? Ayun, alam mo yun na ma-feel niya, nakakampi mo siya, at na-experience mo yung feeling niya. At nandun ka sa sitwasyon niya, kurang-kuha po yan. Skills yan. Huwag mo kukontrahin, huwag ka wang kipagpagalingan, sasabayan mo lang siya. At ipufeel mo sa kanya na yung situation niya ngayon, yung naiisipan, yung doubt niya ngayon sa sarili niya, na-experience mo din. Kaso nga lang, ginagawa mo. Sinubukan mo. Akala mo na mo kaya. Sinabi mo lang sa sarili mo, uy, kung kaya nila, kaya ko din. Kung kaya ng grade 5, kaya ko din. Kung kaya ng high school graduate, kaya ko kasi college graduate ako. Kung kaya ng walang paa, kaya ko din. Paa ako eh. Kung kaya ng walang kay, kaya ko din. Kaya ko. So ganun lang yung inaano ko. Kumbaga, sinasabayan ko lang sila, pinapa-feel ko na nandun ako sa situation. Tapos, minumotivate ko. Minumotivate ko lang. Diba? Kung kaya nila, kaya mo din. Lahat na nagsimula, lagi kong sinasabi sa kanila, kung nag-invite ako, lahat na nagsimula dito, halalam, hindi magaling. Kung iniisip mo na hindi mo kaya, huwag ka mag-alala. Lahat kami nagsimula sa walang skills yun. Alright? So guys, ang tatandaan dito sa ginagawa natin, itong Neko na to, ito yung why and how of the business. So ibig sabihin, ito yung gagamitin mo sa labas kapag nag-invite ka sa araw-araw na ginagawa mo yung business, laban mo sa mga maririnig mo sa mga tao, tandaan mo lang to. Kapag maayos yung mindset mo, kapag maayos yung attitude mo, kapag may pagpasalamat ka, yaman ka dito sa Empowered Consumerism. So yun lang po, maraming salamat and to God be the glory! Thank you! Yes! Wow! Ayan, so thank you so much Upline Emmanuel Bandola sa napakagandang topic. Download your meditation videos.